sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Sa Super Radio DZBB. Magala po. Good morning. Umaga po sa inyo. Alas 5.32 na. Bago na po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Metro Manila. Luzon, Visayas at Mindanao. Balita na tayo. Narito ang headlines na mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Buhay na buhay. Malawak ang Killers protesta. Isa sa gawa ng grupong Manibela at grupong Piston bukas bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Presyo ng mga produktong petrolyo inaasahang tataas bukas. Toneladang repolyo itinapon ng mga magsasaka sa isang bangin sa Tinok, Ifugao matapos walang bumili sa kanilang ani. Presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila na mula sa Benguet at Ifugao, Buabana. Pamahalaan, magpapadala na rin ang Filipino skilled workers sa Germany. Water sample na kinuha mula sa 18 establishmento sa Baguio City nagpositibo sa coliform bacteria. Bilang na mga tinama ng diarrhea sa lungsod, mahigit sa 3,000 na. Senado at Kamara, pinaimbisigahan ang pagpapapirma kapalit ng ayuda sa ilang lugar para sa People's Initiative kaugnay ng isinusulong na pagbago sa saligang batas. Oras natin, radyo na, TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5.33 na po ng umaga. Super Radio! Magsasagawa ng malawakang Killers protesta ang grupong Manibela at grupong Piston bukas bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Ayon kay Mar Valbuena, Pangulo ng Manibela, hindi bababa sa 10,000 driver at operator ng jeep ang makikisa. Magsisimula ang transport caravan mula PUUP Diliman hanggang Welcome Rotonda, papunta ng Mindola hanggang sa makarating sa Korte Suprema kung saan sila magpuprograma. Patuloy ang pagpupulong ng Manibela at Piston kung magkakasan ng tigil pasada bukas matapos ang malawakang Killers protesta bukas. Una nang sinabi ni Jesus Ferdinand Ortega, chairperson ng Office of Transportation Cooperatives ng Department of Transportation, na simula sa Pebrero ay hindi na papayagang bumiyahe ang mga tradisyonal na jeep na hindi nakapag-consolidate. Sa mga ruta na walang nag-consolidate, special permit na lang ang inihintay para makabiyahe doon ang mga driver o operator na nakapag-consolidate. Ipinalala ni Ortega sa mga kooperatiba na bawal pilitin ang mga miyembro kaugnay ng bibilhing brand ng modern jeepney. Pinawid din ni Ortega ang pangamba na abot o bano sa 50 pesos ang pasahe sa modern jeepney dahil kailangan pa itong bayaran ng mga operator at ng driver. Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa source sa industriya ng langis, 60 sentimo hanggang piso ang maaring taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 20 sentimo hanggang 40 sentimo naman ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Sa pagtaya naman ng Uniloil, 80 sentimo hanggang 90 sentimo ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 20 sentimo naman hanggang 40 sentimo sa gasolina. Oras natin, radyo na, TV pa, alas 5.35 na po ng umaga. Itinapon na lang ng mga magsasaka ang toneladang repolyo sa
isang bangin sa Tinok, Ifugao. Ayon sa magsasakang si Brent Orlando Pulano, inialok nila mga repolyo sa trading post sa La Trinidad Benguet pero walang bumili dahil dyan nasa 30 piso o 30,000 hanggang 50,000 piso ang nalugi sa mga magsasaka at itumuno ang unang beses na nagtapon sila ng inaning repolyo dahil hindi na maibenta. Samantala, nagsagawa ng repolyo food rescue ang isang pribadong sektor kasama ang Quezon City Food Security Task Force sa mga sobra-sobrang inanin na repolyo ng mga magsasaka sa Mountain Province. Ayon sa Quezon City Local Government Unit, sa halip na itapon ng mga repolyo, ay binili ito ng Tanging Yaman Foundation katuwang ang kanilang task force. Aabot umano sa 4.5 toneladang repolyo ang binili at nakatakdang ipamahagi sa mga pinaka nangangailangang residente mula sa 142 barangay sa lungsod. Buwaba na ang presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila na mula sa Benguet at sa Ifugao. Narito ang mga presyo ng kada kilo ng ilang gulay sa Bloomin' Treat Market sa Maynila. Repolyo, 50 pesos. Sayote, 40 pesos. Carrots, 80 pesos. Patatas, 120 pesos. Lettuce, 50 pesos. Kamatis, 40 pesos. Broccoli, 100 pesos. Pechay, 10 pesos ang kada tali. Ayon kay Rosendo So, chairperson ng Sinagusamahang Industriya ng Agrikultura, buwaba ang presyo ng ilang gulay dahil sa sobrang supply bunsod ng magandang ani mula Oktubre. Narawagan ang sinag sa pamahalaan na dagdagan ang cold storage facilities na pinakamainam na solusyon para walang masayang na produktong pang-agrikultura kahit marami pa ang supply nito. Samantala, sa communal market sa Quezon City, tumaas ang presyo ng ilang gulay Tagalog gaya ng sitaw, 20 pesos kada tali, talong, 100 pesos kada tali at ang palaya, 100 pesos ang kada kilo. Sa Pasay City Public Market naman, tumaas din sa 230 pesos ang presyo ng kada kilo ng siling labuyo mula sa dating 150 pesos. Magpapadala na rin ang pamahalaan ng Filipino Skilled Workers sa Germany. Lumagda ang Pilipinas sa Germany sa kasunduan para sa pagpapadala ng Filipino Skilled Workers doon tulad ng Electrical Engineer at Electrical Mechanic. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary at Attorney Patricia Yvonne Kaunan, kasama din sa pinirmahang kasunduan na negosasyon para sa pagbuo ng Comprehensive Migration and Mobility Partnership. Ang ibig sabihin, hindi lamang kukuha ng mga manggagawang Pilipino ang Germany kundi tutulong din sila sa pagbibigay ng scholarship at pagtiyak na hindi maubos ang mga manggagawa dito sa Pilipinas. Samantala, hahabulin na ng DMW at ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga human trafficker at illegal recruiter at kukumpiskahin ang asset na mga ito. Hirikayat ng DMW ang mga OFW na nabiktima ng krimen na may kaugnayan sa pananalapi na humingi ng libreng legal assistance sa kanilang tanggapan. Maaari mo nang makipag-ugnayan sa pamagitan ng kanilang social media account para sa kaukulang pagsasampa ng reklamo laban sa mga illegal recruiter. Oras natin, radyo na. TV pa, 5:38 na po ng umaga. Mel Prado sa Super Radio DZBB. Pagbabalitang walang kinihiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radyo DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radyo DZBB. Prime. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo Del Prado sa Super Radyo DZBB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Pano na Bayan. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 na umaga, Arnold Clavio at Connie Ciso sa One-on-One. Walang personala, pagbabalitang walang kinihiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radyo DZBB Prime Time. Nasa time loop nga ako, pero paano umuulit ang oras? Pampihirang mga eskwela to. Oy, pare! Ang tataas ng tuition ko. No money? No problem! Hindi mo ba nakikita mga forma natin? Lumag-artista na lang tayo. Elvis and James 2, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. We'll be right back.
natin, radyo na, TV po! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5.42 na po ng umaga, kinumpirman ni Senator Amy Marcos na Disyembre ng nakalipas na taon, pa niya narinig ang tungkol sa People's Initiative pero hindi niya ibinunyag kung saan niya ito narinig. Una nang sinabi ng senadora na nagagamit ang programa ng pamahalaan kapalit ng mga pirma para sa charter change o tsatsa. Sa panayam ng Super Radio DGWB, ilang beses na binanggit ng senadora si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang mga nagte-text anya tungkol sa People's Initiative ay mga tauhan ni Romualdez. Sinabi ng senadora na 20 million pesos umano na halaga ng social protection o ayuda. Kada distrito ang alok ng mga staff ni Romualdez para makalikom ng pirma. Sinubukang kunin ng GMA Integrated News ang reaksyon ni Romualdez. Higil dito pero wala pa siyang tugon maging ang kanyang tanggapan. Naghain na ng resolusyon si Senator Marcos para imbisigahan ang mga signature buying para sa tsatsa. Pinaimbisigahan na rin ng Makabayan Block sa Kamara ang pagpapirma sa publiko kapalit ng ayuda para sa pagbago sa saligang batas. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kabilang sa natanggap nilang ulat ng pamimili ng pirma ay nangyari sa Quezon City, Paranaque City, Pasay City, Cebu at Zamboanga. Bukod sa ayuda mula sa ilang ahensya ng pamahalaan, may pangako din naman ng campaign funds na mga sa mga barangay official para sa susunod na barangay election. Isinawalat din ang mambabatas na December 15, 2023 pa nagsimulang gumulong ang kampanya para mabago ang saligang batas at target naman ng mga kalyado ng Pangulo na magdaos ng plebisito sa tsatsa bago magsona sa Hulyo bilang pangregalo sa Pangulo. Samantala, pinabulaan na ng Commission on Elections sa COMELEC na may kaugnayan sa People's Initiative ang pagbalik ng ibinawas na budget sa kanila. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi nila alam na ibinalik na sa kanila halos 13 billion pesos mula sa ibinawas na 17.4 billion pesos ng budget. Pero para anya sa paghanda sa susunod na eleksyon, ang pondong kanilang hinihingi. Oras natin, radyo na, TV pa. Alas 5.44 na po ng umaga. Binawi na ng oil tanker na may kargang milyon-milyong galon ng langis mula sa military base sa Pearl Harbor, Hawaii sa Amerika. Ang kanilang hiling na makapasok sa Subic. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, nag-apply ang oil tanker na Yosemite Trading o trader ng entry clearance noong January 2 sa pamagitan ng kanilang ship agent na Parsh Marine Philippines Incorporated. May karga itong 5 milyong galon ng F-76 na isang uri ng military fuel para sa barko na mayroong pinakabagong turbine engines. Plano man itong i-imbak sa Philippine Coast Storage and Pipeline Corporation na isang commercial fuel storage facility sa Subic Bay Freeport Zone. Pero bago ito makarating sa Subic, binawi ang entry clearance dahil sa kawalan ng diplomatic clearance mula sa Department of Foreign Affairs. Malinaw muno na hindi nakapasok sa katubigan ng Subic Bay at hindi nakapagbaba ng kargamento ang Yosemite Trader. Una nang sinabi ng Embahada ng Amerika na dumaan sa tamang proseso at kontrata ang transaksyon at bukod sa Pilipinas ay may kapareho ding kargamento na dinala sa iba pang lugar sa Pasipiko. Sinabi naman ng Department of National Defense na isa pang commercial transaction sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ilang kumpanya o isa itong commercial transaction sa pagitan ng pamahalaan ng Amerika at ilang kumpanya sa Pilipinas. Una na itong binatikos ni Senator Amy Marcos dahil nagdudulot naman ito ng pangamba sa kasarinlan ng bansa at sa kaligtasan ng kalikasan. Oras natin, radyo na, TV pa, alas 5.45 na po ng umaga. Nagpositibo sa coliform ang water sample na kinuha mula sa 18 establishmento sa Baguio City. Galing ang mga water sample sa ilang food establishment, water refilling stations, ilang bahay at paralan. Ang isa sa mga sinuring establishmento nakitaan din ng fecal coliform. Ayon sa City Health Office, nagpapatuloy pa ang pagsusuri sa mga water sample maging sa mga deep well ng water district ng lungsod. Umabot na ngayon sa mahigit sa 3,000 tao ang tinama ng diarrhea sa Baguio City. Nagbabala naman ang pamahalang lungsod sa mga negosyante na magsasamantala sa presyo ng purified water. Nasusunog ang isang paggawaan ng coconut oil sa Aliminos, Laguna. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-alas 2 sa madaling araw kahapon na magsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Sinabi ni Aliminos, Laguna Mayor Flores na posibleng abutan pa ng 1 hanggang 2 araw ang pag-aapula sa apoy dahil sa highly combustible o madaling magliyab ang langis.
Hindi pa naman kumalat sa mga katabing gusali ang sunog at wala ring naiulat na nasaktan o nasawi. Balikan natin ang headlines ng mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Superadyo! Good morning! Buhay na buhay! Malawakang kilos protesta isasagawa ng grupong Maribel at grupong Piston bukas bilang pagtutol sa POV Modernization Program. Presyo ng mga produktong petrolyo na asang tataas bukas. Tonet, toneladang repolyo tinapon ng mga magsasaka sa isang bangin sa Tinok, Ifugao. Matapos walang bumalik sa kanilang ani, presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila na mula sa Benguet at Ifugao bumabana. Pamahalaan, magpapadala na rin ang Filipino skilled workers sa Germany. Water sample na kinuha mula sa 18 establishmento sa Baguio City nagpositibo sa coliform bacteria. Bilang na mga tinamaan ng diarrhea sa lungsod, may git sa 3,000 na. Sinaldo at Kamara, pinaimbisigahan ang pagpapapirma kapalit ng ayuda sa ilang lugar para sa People's Initiative kaugnay ng isinusulong na pagbabago sa saligang batas. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Bukas, mga kapuso, meron pong transport caravan. Yan. Yung caravan na yan ba ay magiging dahilan ng pagtigil ng pasada ng mga driver ng jeep. Yan. Alagato, standby. Mart Bacalalat, oh my gulay! Good morning! Yan daw, bagsak presyo ng gulay, matumal pa rin ang benta, mga kapuso. Mau de la Cruz, Manny Vargas, oh! Good morning! May gulay din, Tuesday nyo, alas 5.49 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado, sa Super Radio, DZWB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ang aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Pinagsamang nature trip at food adventure? Wait lang, bibig ko. Pwedeng-pwede yan sa DRT Bulacan. Luto na ang ating pinangat na biya at bobondat. Nangingibabaw talaga dito yung sili, tsaka yung luya. Kaya very aromatic siya. Adobong bibe. Didip natin siya dito sa kesong puti. Ibang level ang sarap ng Sabado kasama si Miss Deliciousness. Sarap! Pinasarap! Saturday, 8:15 p.m. You're watching Double B TV on GTV. We'll be right back.
del Prado. Ay! Sa Super Radio DZW. Maganda naman, Lunes na naman. Gusto po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Good morning! Lamig, malamig. Naitala po kahapon ang pinakababang temperatura sa Metro Manila sa gitna ng pag-iral ng Hanging Amihan. Ngayon kayang umaga na ito. Ayan, namamaluktot ba kayo sa lamig? Sabi po ng PAGASA, bumagsak sa 20.2 degrees Celsius ang temperatura sa Science Garden sa Quezon City kahapon ng alas 6:30 ng umaga. At inaasahang bababa pa ito sa susunod na linggo hanggang sa Pebrero. Alaga naman, ha? Merry Christmas! Lapit na ng Pasko kasi Pasko ng pagkabuhay. Alas 5:53, mga kapuso. Nako, yung ating mga cabbage, yung ating mga repolyo ay itinatapo na lang daw ng mga magsasaka dyan sa Ifugao. Ayun, ang dami kasi, walang bumili. Ayan, ha, yung kanilang trading post doon, tinatanggihan na daw sila na bilhin yung kanilang mga repolyo. Dahil dyan, nasa 30,000 hanggang 50,000 piso ang nalugi sa mga magsasaka. At ito muno ang unang beses na nagtapon sila ng inaning repolyo dahil hindi na may benta, mga kapuso. Standby, ha, mamaya-maya po ay iikot tayo sa mga palengke, si Mark Bacalalad, saka si Alan, si Olambola. Olambola tuloy, si Manny Vargas. Melo del Prado sa Super Radio DZW. Kala ko si Olambola, narinig ko boses kahapon. Ang increase lang ng purchase ng mga buyers ng December ay 30-40%, when in fact doble sana. Mm-mm. Yung 1.5 to 1.7 million kilos a day sa na gulay sa regular day. So we are anticipating kahit man lang yung 3 million kilos a day. Pero 30-40% lang yung increase. I think may mga truck na pinadala ang BH Binget para at least madala yung mga vegetables dito sa Metro Manila. So magandang direction yun. Pero ang problema talaga, marami talaga gulay. Siguro kailangan natin mag-establish ng more cold storage, no, para at least ma-accommodate itong mga magsasaka natin, para at least tatagal yung mga gulay yun. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZW. Ayun, si Agot Balanoy, Manager, League of Associations in La Trinidad Vegetable Trading Areas Incorporated, saka si Mr. Rosendoso, Engineer Rosendoso, ang chairperson ng grupong Sinag, mga kapuso. Sabi ni Mr. Rosendoso, dapat daw ay dalhin dito sa Metro Manila. May mga truck daw na ipinadala ang DA para madala yung mga vegetable dito sa Metro Manila. So maraming problema talaga daw. At madami daw ang supply ng gulay po ngayon. Ang problema pagdating dito sa Metro Manila, nire-reject din. Sa mga, alibaba, sa Balintawa, sa Divisoria, sa dami po, mga kapuso. Kaya may mga LGU po ngayon, mga local government unit, katulad halimbawa po sa Quezon City, meron silang tinatawag na Repolyo Food Rescue. Kasama ang Quezon City Food Security Task Force na nagsagawa sila ng tinatawag na Repolyo Food Rescue. Ayan. Sa gitna ng sobra-sobrang inaning repolyo ng mga magsasaka sa Mountain Province, pati pala sa Marikina, ganun din. Doon sa Marikina, mga 5 toneladang repolyo at iba't ibang gulay pa, mga kapuso, ang ngayon pinapamahagi na, binibenta sa pinakamababa ay wala pang bumili. Dito po sa Quezon City ay 4.5 toneladang repolyo ang binili at nakatakdang ipamahagi sa mga pinaka nangangailangan residente mula sa 142 barangay sa lungsod. Ayan, samantalahin natin na mura ang gulay at ang gulay ay masustansya. Pampahaba ng buhay. Ayun, okay. Sa Super Radio DZW. Alas 5:57 na po ng umaga, mga kapuso. Bukas po mayroong kilos protesta. Hindi na lang natin masabi kung yan ay tigil pasada, pero kilos protesta po sa sinasabi. Protest caravan. Ilang miyembro ng grupo ng Rebella hindi raw sasama. Alagato sa Alan G. Super Radio. Hindi nga na ako ka Kuya Pedro ang mga miyembro ng grupong Manibela dito sa bahagi ng Tandansora na bumubiyahe rito sa kanilang ruta. Ang binabanggit sa atin ng ilang trooper na nakausap natin, hindi sila sasama sa isa sa kontesta at tuloy lang ang kanilang magiging biyahe bukas. Hindi kasunod na rin ang panawagan ng grupong Manibela na itigil ang implementasyon
ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Paliwanag sa mga super, miyembro na umano kasi sila ng kooperatiba kaya hindi sila makikisama sa protesta kahit na aliado pa sila ng manibela. Posible kasi ayang maapektuhan ang kanilang pagbiyahe o yung kanilang hanap buhay kapag sumama pa sila sa mga protesta o kaya makatigil pasada. Sa mga nakalipas din umano ng mga pagkakataon, eh hindi na sila sumasama sa mga protesta tigil pasada at mas nais pa umano nila na iservisyo ang kanilang mga pasahero na umaasa dito sa kanilang karunta. Pakinggan natin yung feeling ni San Super na nakausap natin. So matagal na kayong miyembro ng manibela, sir? Matagal na po. So, pero kayo, may kooperatiba dito sa... Meron po. Ito po, yung sticker namin. Dalawa kami yung may ano dito, co-op. Yung Hardong Malin, saka ano. Ito kami. Ay, yung grupo ninyo, hindi rin sumasali sa ano, no? Ay, hindi, hindi. Hindi kami sumasali kasi naka-co-op kami. Baka mamaya maano kami. Baka masira pa yung nilalakad na papel ng perito namin. Ang pinapanggit ng nagrupong manibela, magiging malawakan ang kanilang protesta kung saan lalo kumano ito ng iba't ibang mga traditional na gypsy na hindi sumama sa kooperatiba at gayon na rin ay tutol pa rin sa modernization program po yung meron. Sali daw ang piston, tama ba? Piston, sali sila. Ang pinapanggit, no? Ang pinapanggit ay kasama ang piston. Pero magkakaalaman tayo bukas kung talagang yung dalawang grupo na yan, Piston at Manibela, ay makikita natin na sa isasagawa na protesta bukas. Ang protesta raw to, Kuya Melo, hindi tigil pasada gaya ng mga nakalipas na naging aktibidad ng grupong Manibela. So, pero, siyempre, karaban yan, no ha? Opo. Iikot yung mga yan, kasama yung mga miyembro nila. Ay di, pagkasali sila sa karaban, titigil muna sila sa pasada. Titigil pasada rin yan. Pwede na nga. Kapag sumama ka sa protesta, walang biyahe. Walang biyahe. Kasi kasama yung mga super, kasama yung mga traditional na gypsy sa mga sasama dito sa protesta. Ibig sabihin, doon sa ruta na maiiwan nila, apektado yung mga pasahero. Kaya, dapat bukas may libre sakay din ha. Alam na, nakabang ha. Antabayanan natin yan. Pero dito sa Quezon City, parating may libreng sakay ko yung pelo. Yung local na paman, nakita mo naman. Hindi lang mga pasahero iniisip, pati yung mga paggugulay sa bahagi ng bengke. Hindi lang libre sakay, libreng gulay pa. Libreng gulay pa. Ay, isang ka pa. Diba? Kaya binabati natin. Kaya binabati. Dapat totoo. Kaya binabati natin si Engelbert. Engelbert Apostol. Alas 6 ng umaga na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. Teka muna po na tayo sa mga magugulay po, mga kapuso. Alas 6 na po ng umaga. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Metro Manila. Mga taga Quezon City, abang-abang. Baka mabigyan kayo, maambo na kayo ng libreng gulay dyan. Ito, ang gulay ay Repolio Rescue. Pati daw doon sa, ano, sa Marikina. Limang, ano naman doon, tonelada. Sa Quezon City naman ay mahigit sa 4 na tonelada na gulay. Dami kasing gulay. Naku, kung lahat tayo kumakain ng gulay, mga kapuso, naku, napakahaba-haba siguro ng ating buhay. No, ha? Wala tayong bisyo, di ba? Na tayong konsumisyon. Alas 6:01 na po, si Mark Makalalad, ilang nagtitinda sa Kalento Market sa Mandaluyong dumadaing na matumalang benta kahit bagsak presyo ng ilang gulay doon? Mark Makalalad, Mark! Oh, my gulay! Mark! Oy, oh, my gulay! Kuyang Melo, Kuyang Melo. Ikaw na. Alam mo ba, dito sa Kalentong Market, sa lungsod ng Mandaluyong, sa sobrang tumal ng bentahan ng gulay, dumadaing yung mga nagtitinda. Dati raw kasi, sa loob ng isang araw, kaya nila makaubos ng paninda. Pero ngayon daw, maswerte na kung makakalahati sila, Kuyang Melo. Ang sinasabi nga nila, kahit mura yung gulay, matumal ang bentahan. May pagkakataon pa na sa sobrang tumal, nadedispose na rin o natatapon na rin yung mga gulay. Parang sa binggit lang, Kuyang Melo. Wala. Ayan, no, mo, hindi na mga sariwa yung mga nabibenta, Kuyang Melo. Dinaayawan na. Ba't yung mga tao maayaw? Ang daming pwedeng gawing putahe sa gulay. Lalo yung repolyo yung ubod daw ng dami ngayon. Madami ba repolyo dyan? Ha? Marami, napakarami, Kuyang Melo. Napakarami. Pero kung titignan mo ng malapitan, yung itsura niya, hindi na ganun kasariwa. So, ibig sabihin talaga,
Ibig sabihin talaga, hindi mabenta. Ito, may broccoli pa. Oh. May broccoli. Ay, may broccoli. Yeah. Alam mo dito ang bentahan ng repolyo, 35 pesos kada kilo. Ayun yung pinakamura nakita natin. May pechay, 50 pesos kada kilo. At carrot, 70 pesos kada kilo. Yung cauliflower at broccoli, yan, na parehong 100 pesos ang kada kilo. Ang presyuhan pa niyan, Kuya Melo, kung suki, yung bibili, o kaya naman, may mga manghihingi ng discount, hanggang 5 pesos, kaya pang ibabayan. Kaya, parang awa nyo na, bilhin nyo na. Ayan ang binabang. May tawad pa yun. Aha. Yung 35 na yan, kung tatawaran mo, kaya nga daw yan hanggang 25 pesos. Kung parami talagang bibilin. Pero kung yung normal na tawaran, hanggang 5 pesos, palag na, Kuyang Melo. Ibenta yan. Pakinggan natin yung titig ng aking nakapanayam. Ang buhay na nakarang araw na talagang halos na usong gulay. Oo. Ngayon? Medyo halos kalahati ng tigera. Opo. Sobrang baba ng presyo ng gulay, natitirahan pa rin. Ano po ginagawa nyo pag may natitira at hindi mabenta pala? Business na, tapos. Ah, ganun, sir? Oo. Di lugi kayo nun? Lugi. Ayun. Yan, dinig na isa sa ating mga nakapanayam. Ano daw dahilan? Bakit daw maraming gulay? Yan, Mark? Madaming ani, Kuyang Melo. At dahil madaming ani, sila naman ang mga nagtitinda. Sinasamantala nila yung pagkakataon para bumili ng maraming gulay sa Baguio at Benguet. Ang problema, siyempre ikaw, negosyante ka, bibili ka kapag mura. Pag binagsak mo dito sa pag-aakala na mabibili rin ang mga taga-Metro Manila, hindi naman pala ganun yung nangyayari, Kuyang Melo. Oo, ang binabanggit nga, di ba, ng Samahan Diyos ng Agrikultura o SINAG, dahil marami yung supply ng gulay, particular yung mga ani ng Berman, kaya dumami ito at nagmura yung presyo. Pero sa kabila niyan, kahit nagmura yung presyo, hindi naman mabenta ito sa mga pal. Yun daw ano, yung carrots, marami din daw ang imported na carrots. Kaya madami din carrots ngayon. Di ba ang sinasabi nga, ba't pa daw mag-i-import kung dito pa lang marami ng supply, Kuyang Melo? Oo. Kung nag-i-import, dapat mas mababa pa sa inaasahan yung presyo niyan. Pero pag nagpunta ka sa palengke, taliwas yung nangyayari. Ayun. So madami tayong gulay ngayon, mga kapuso. Madami. No? Gawa tayo ng vegetable soup. Ayan. Vegetable soup at saka yung ano pa, dinding-ding. Ay! Pang lowland yata yun eh, di ba? Muna tayo, sa soup muna tayo kasi malamig ang panahon. Vegetable soup muna tayo dahil malamig ang panahon ngayon. Ayan, isitaw daw ngayon, yun naman yata nagmamahal. Hindi, 20 pesos pala tali. Tumaas din ang presyo ng gulay Tagalog. Pero sa pangkalahatan, Kuyang Melo, mababa raw talaga itong mga bentahan na to kumpara nung mga nakatipas sa araw. May kakausapin tayo ha, si Kanonong Velasco, co-chairman ng Quezon City Food Security Task Force, yung Repolyo Food Rescue, yun yung kanilang ginawa. Yeah. Ay, maganda yan. Maganda yan, Kuyang Melo. Maraming makakain ng gulay, lalo ng repolyo. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio, Melo del Prado, sa Super Radio, DZWB. Asalin po natin, mga kapuso, sa oras po natin, alas 6:06 na, si Mr. Nonong Velasco, co-chairman, Quezon City Food Security Task Force. Mang Nonong, magandang maga po. Hello. Yes, maganda umaga po sa inyo at sa inyong tagapakinig. Opo. Kanino ho bang pakana itong Repolyo Food Rescue? Sa inyo ba ito? Actually, sir, ang ating Quezon City Food Security Task Force ay may food rescue program na lahat po ng mga bago pa lang itapon ng mga pagkain ay tayo'y nire-rescue natin yan para dalhin sa mga nangangailangan within Quezon City. Apo. Subalit ito pong Repolyo Rescue natin ay isang partnership with Tanging Yangaman Foundation na pinapangamuno po ni Father Manoling Francisco. So sila po ang nag-rescue na ito in partnership namin sa provinces kasi sila yung may linkage po doon. Apo. Pero dahil nakita nila na ang programa namin ay meron kaming hunger map. Alam namin kung saan yung mga nagugutom sa loob ng aming syudad. Meron po kaming organized system. Sa pangalawang rescue nila, kasi meron po silang unang rescue, ay naging partner nila ang Quezon City. Opo. So saan po mga kinuha po at anong klase mga gulay po itong mga kinuha? At maliban sa repolyo, may iba pa gulay yata po, ano? Mang Nonong?
the first time po namin na i-execute to, mabigyan ko lang kayo ng konting background. Ang Tanging Yaman Foundation ho, in 2023, ginawaran po ng Quezon City Government ng Gabad Parangal Award. Ito po yung mga organisasyon sa loob ng aming lungsod na napakaganda ng mga programa. Pagkatapos po niya, nag-usap kami sa mga pakay nila, in-explain namin ang food security program ng Quezon City. Opo. Kaya po, nagtulungan kami. Ang first run ho nila ng pag-salba nitong mga itatapon na sana ng mga repolyo, Wednesday ho, last week, dinala naman po nila ito sa pamimigay through mga simbahan. Sa mga feeding program ng simbahan. Ayun. After a few days nung Sabado, meron na namang susunod na pag-save, no? Kami po ang naging partner. At puro ano lang po ito sa ngayon, no? Itong nangyari nung Sabado, puro repolyo. Opo. Pero hindi lang po repolyo ang sinesave nila. Opo. Basta may mga excess at Opo. True partnership po. So, kalabasa po, nire-rescue, luso, may excess yan, yung ating mga kamatis. Kamatis. Ayun yung mga madadaling mabulok eh, yung mga gulay na gano'n eh. Yun. Yeah. Opo. So ano po ito? Saan po kinuha po ito? Galing ba ito doon sa Benguet mismo? Galing sa mga alibaw dito sa Quezon City, sa Divisoria tuloy. Sa Balintawak, ano po? Opo. Ang kapartner po natin dito ay kadalasan mga farmers cooperative. Aha. Direkta po to sa mga farmers. Ayun. Binabayaran din sila kahit paano po? Ganun po ba yun? Para makuha nila yung kanilang puhunan, may kita po sila. Pero dahil mas direkta po siya sa mga magsasaka, hindi po dumaan sa mga layers ng middleman. Mababa rin po ito. Opo. Pero ang ito talagang libreng pinamamahagi po naman ito do sa mga nangangailangan mga lugar po dito sa Quezon City. Yung programa po ng Tanging Yaman Foundation, dalawa po yan. Opo. At nilikom po sila ng mga donation. Mm-hmm. Doon sa mga interesado ko, pwede silang mag-donate, binibili nila. Tapos, ipinamimigay po ito sa mga nangangailangan. Pero meron po silang programa na pagpuntahan niyo yung kanilang website and Facebook page. Pwede po kayong direktang bumili sa kanila rin. Ayun pala. Ang tulong nyo pala dito, ano, kayo dyan sa Quezon City Food Security Task Force, ay tukuyin kung saan lugar idadalhin o ipamahagi yung mga gulay nitong Tanging Yaman Foundation. Ano po? Tama po. Kasi ang daloy ho ng pagkain, ang food system, opo, marami pong dagdag na gastos na distribution yan. Opo, pa, opo. Yung gasolina, yung transportation, hindi lang na probinsya hanggang dito. Mm-hmm. Pero pag dinistribute mo yan, kaya dagdag rin yan sa gastos. So yung logistics niyan sa inyo na, sa Quezon City Government, sa inyo dadalhin, ano po, yung mga pagkakargahan, ano po? Well, basta po, sa mga, may agreements na po kami na lalong-lalo na po, di ba, may mga ibang gulay na mas mabilis mabulok. Tama actually, po. Actually, na ng gulay nabubulok. Kaya pag hindi efficient yung distribution, pagbibigyan ninyo, marami pong natatapon sa tinatawag din ng food, papalitan ng mga kamay. Ayun yung sayang kaysa nakain. Tama po yun. So maganda ito. Binabati namin kayo dito. Marami mga kababayan tayo, lalo yung mga bata ngayon na malnourished. O kailangan nila ng gulay. Ngayon pa naman ang mababa ang presyo ng gulay. Iba nga'y tinatapon na. Kailangan mapakinabangan po ito. Ano po? Opo, sir. Saka kasama po yung pagbabago ng tayo mga consumer. Para po hindi tayo masyadong maaksaya kasi part ng sustainability. Panahon po ng ganito maraming gulay, mag-adjust tayo. Total, sabi nyo, lalunin ko na din po sa'yo. Gulay na siya, mura na siya. Masustansya pa siya. Ba't di natin i-adjust na mas kumain tayo ng mga vegetable soup? Diba? Tama po. Bakit tayo pinipilit? Ito yung marami ngayon. Sana po meron tayong ganun. So yung programa po ng Grow QC Food Security Task Force, hindi lang yung pandala, no, yung system, yung logistics, pero meron po yung capacity building, yung pagtuturo sa mga constituents na ito pala ang masustansya, masarap mo. Ba't hindi po ang kainin natin kaysa ito? So, sa panahon.
Opo, opo. Sige po. Mang Nonong, Mr. Velasco, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat rin po. Magandang umaga. Opo. Si Mr. Nonong Velasco, co-chairman, Quezon City Food Security Task Force. Ayun, o. Galing naman yun, mga kapuso. Alas 6:12 na po. Text connect tayo. 0917-594-5941. Ang ating Twitter naman ay at DCBB ng mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DCBB ng mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kilos. Announcement po, mga kapuso, magpa full tank na po kayo. Dahil bukas, naku, malaki-laki ito, ha? Taas presyo sa diesel. Sa diesel daw, baka 60 centavos to 1 peso. Sa gasolina daw, baka 20 centavos to 60 centavos. Sa kerosene daw, baka... Tama ba? Wala pa. May nabanggit na ba sa... Wala pa sa kerosene. Ano muna tayo? Diesel at saka gasolina. Alas 6:13 na po ng umaga. Radyo na. TV pa. Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Pag-aari yun ang iyong ina. Punang bahala kay Jiangyu at Lady Hana. Ipaghihiganti ko ang ating angkan. Bigla na lang hinimatay ang hari. Pero maayos ang lagay niya pagbalik namin. Ano? May nakita silang laso sa mga bibig? Sino yung mangyari? Lady Shou, nagtaksil ka sa hari at sa bayan. Dali niyo na. Huwag po kayo mag-alala. Aalamin ko katotohanan. Duo in the Palace. Weekdays, 2:30 p.m. And Saturdays, 3 p.m. on GTV. Just like this ring has no end. So that's my love for you. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Tuwing kasama kita, time seems to stop. All I want is you. Sa buhay man o kamatayan, hinding-hindi kita iiwan. Di alam ang gagawin habang buhay na ikay. Ano na ngayon? Wala ka na.
18 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Okay. Panalo! At kakausapin po natin si Mr. Mar Valbuena, chairperson ng Maribela. Okay. Mar, good morning. Hello. Hello. Mar. Good morning, Sir Melo. Ano ba yung good morning, Sir Melo. Ano ba yung bukas? Ano ba yun? Tigil pasado ba? Kilos protesta, caravan? Ano ba yun? Opo, ipoprotesta namin itong ginawang pag-revoke sa aming mga prangkisa, Sir Melo. Mm. At sana yung rekomendasyon din ng Kongreso na kami ay makapagpatuloy pa po sa aming pamamasada, sana po ay mapakinggan ng ating Pangulo. Isa po ito sa magiging sentro ng panawagan po natin bukas. So, sa February 1, wala na daw pwedeng pumasadang hindi na nakapagka-consolidate at yung mga ruta daw na walang nag-consolidate, special permit ang ibibigay, ang hinihintay para makabiyahe doon ang mga driver or operator na nakapag-consolidate naman. Siguro magagaling sa ibang ruta. Papasukan yung mga rutang hindi nag-consolidate ang mga driver at saka mga operator doon. Mar? Opo, Sir Melo. Ganyan nila pinapagulo yung sistema ng transportasyon dito sa atin. Mm. At doon nga lang po sa mga lugar na kukuhanan itong mga bibigyan ng special permit, kulang na yung masasakyan. Hindi lalo pong magkakaroon ng shortage po ng masasakyang jeepney ang taong bayan, Sir Melo. Kayo talaga, kasi may nakausap yung aming reporter si Alan kanina. Merong mga miyembro kayo sa Manibela na nakapag-consolidate na. Ba't merong hindi pa rin, Mar? Ito po yung mga natakot siguro. Hindi ko po alam kung anong ruta po yan, Sir Melo. Mm. Ito po yung mga siguro tinakot na baka hindi na makakapila dun sa kanilang terminal. Kaya po napilitan kahit labag po sa kanilang kalooban. Mm-mm. So hindi sasama yon. Sabi nila hindi na rin sila sasama at baka mapurnada pa. Baka isipin niyo, Sir Melo, kung maganda ang dulot nitong consolidation na to, dapat hindi na umabot ng 6 na taon. So kayo sa go ahead, Mar. Yung sinasabi nila na baka mapurnada pa, yun nga po yung sinasabi natin na sa kanila na mismo nang galing na kapag sumama siguro sila hindi na sila makakabiyahe. Sir Melo. Uh-oh. Pero ito kasi, Sir Melo, hindi naman ito magpoprotesta, mag-i-strike doon sa kanilang mga terminal o mga lugar. Ito ay sama-sama kaming mananawagan. Mm-hmm. Ganun pa man, kung sasama po talaga sila, hindi po makakabiyahe kung sino po yung makakasama. Piston, kasali nyo rito bukas? Piston? Opo, Sir Melo. Sumama na rin po sila at kahapon nga ay nagpahayag na rin po sila ng pakikiisa at magsasabay po kami. So wala tong harangan bukas, pero parang magtitigil pasada kaysa wala pong harangan kasi Sir Melo, lahat kami magtitipon sa UP at magkakaraban hanggang Welcome Rotonda and from Welcome Rotonda magmamarcha po kami papuntang Mindiola. Ano yung maghapon na yon? Maghapon na po yun, Sir Melo, hindi namin alam kung aabutin ito ng kinabukasan. Okay, sige. Mar, sige, good luck. Salamat sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat po, Sir Melo. Magandang umaga po. Si Mar Valbuena, chairperson ng Manibela. Oras. Alas 6:21 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, E for Tires,
at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. No money, no problem. Hindi mo ba nakikita mga porma natin? Mag-artista na lang tayo. Elvis and James 2, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. Hindi ba? Sabi mo ayaw mo mapalapit kay Moira? Eh bakit hinabol mo pa siya? Baka naman, nagbago ka na ng isip, kaya ayaw mong pakawalan si Moira. Akala ko ba maganda yung buwan kagabi? Di ba gagawin pa natin? Nagbibiro lang naman ako. Gusto mo bang malaman kung bakit kita ayaw pakawalan? Dahil kailangan mo pang tapusin ang mga report. Attention, security guards! Simula ngayon, bantayan yung maigi na hindi makalalabas tong si Moira nang walang pahintulot ko. My Husband-in-Law, Monday to Friday, 11:25 p.m. on GTV. Cinco na po. Wow! Ayun, si Melo okay. Deltrado? Panalo! Ano ating usapan ngayon, Chacha? Chachahin mo! Super Radyo! Sandoy! Good morning! Mga kapuso, pinaimpisigan na po ng Bakabayan Block ang pagpapapirma sa publiko kapalit ng ayuda para sa saligang batas. Ay, marami dito mga kono naman. Tupad, AX, di ba? DSW din, AX, ano? Yun, no? At saka yung sa DOH naman, mga kapuso, yun daw ang mga ipinapangako para pumirma. Pag may ganong mga kondisyon, at saka may 100 pesos pa sa bawat pirma, ano ba tawag doon? Di suhul para pumirma. O kala ko, charter change ito. Charter change, dapat character change tayo. Pero sa umpisa pa lang, ay masama na ang ginagawa, mga kapuso, para makuha yung kanilang mga mithiin. Anong character change doon? Super Radyo! Pangit na charter change yon. Melo Del Prado sa Super Radyo! Chachahin mo! Andoy! Definitely may alok. Yung alok maliwanag at yung nagpadala mga staff ni Speaker. Yun ang talaga maliwanag. Ang hindi ko alam kung nagbigayan na kasi hindi pa naman tapos to. Lahat ng staff niya, yung mga pangalan, na nagtetext sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng Speaker. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Alam na ninyo, uso ngayon yung confirmation by denial. Tawagan natin lahat. Ang pinaproblema ko lang dyan, alam mo, sa mga bagay-bagay nito, talagang ang kakawawain yung DSWD, DOH at DOLE na nangyayari na eh. Kasi deny to death na sila, diba? Malay naman nila kung nailagay yung pera dyan sa budget nila. Yun ang pinaproblema ko kasi kung magkaka-hearing, ang sisisihin yung mga department na walang kamuang-muang. Pagkatapos, yung mga pasimuno, syempre hindi lilitaw. Sabi nga ninyo, DESMA, walang sagot. Parang bumabaha na po yung report sa amin. Kaya po, nag-file na rin po talaga ng resolution para isahang maimbestigahan lahat ng ito. Iba-iba po yung mga form, pero ang objective pare-pareho naman na makuha yung perma. Ang pinaka-common, halimbawa, ay pagpangako ng DSWD AIC, yung cash na ayuda, at ang tupad program ng DOLE. Tapos meron din po mga barangay officials daw na pinapangakuan din ng campaign fund kapag tumakbo sila ulit sa susunod na eleksyon. Kapag na-meet nila yung quota nila sa pagpapakita. Super Radyo! Melo Del Prado sa Super Radyo DCWB! Nabuking na kasi yan eh. May mga nadulas na dyan na ang talagang pakay niyan eh. Term extension at saka yung pagbabago ng forma ng gobyerno sa parliamentary. Super Radyo! Yung mga gustong maluklok sa puder. Melo Del Prado sa Super Radyo DZWB. At syempre,
yung ma-extend ang kanilang mga termino, kuno-kuno ay tungkol sa mga economic provision. Alas 6.28 si Manny Vargas. O yung mga nagtitinda ng gulay sa Bloomin' Truth Market, mas dumarami ngayon kumpara noon nakalipas na linggo. Manny Vargas, Manny, good morning. Super Radio. Mayroong mayroong magandang araw sa iyo sa mga kapuso natin. Kahit na paano, kumikita pa rin naman daw sila. Pagamat mas marami na ang mga nagsisinda ng mga gulay tulad na lamang ng repolyo, yung mga galing ng Pilipinas kumpara sa mga galing sa Tagalog region. Tulad ng Ampalayan na ngayon ay nasa 100 piso pa rin ang bawat kilo. Ito nasa 30 pesos ang bawat kilo ng repolyo. Pagamat na idepensa yan hanggang 25 pesos kung maramihan ang bibiliin 5 kilo pataas. Pero ang binabing mga nakusap natin nagtitinda na sa sumandaling ito ay talagang pa isa-isang kilo, 2 kilo, lalo't pagsakang presyo ng maraming gulay galing ng Benguet. At sa kabilangan yan, tuloy-tuloy lang ang bentahan niya. Sa panagtatanong, magkano ba talaga ang presyuhan doon sa pinakabagsakan sa Divisoria? 12 pesos po ang wholesale price, pero ang bentahan nasa 30 hanggang 40 pesos ang repolyo bawat kilo. Narito ilang sa mga nakusap natin ngayong umaga kaugnay nga sa bentahan nila ng mga gulay. Kabago-bago din po. Isa mataas, isa mabago. Yun nga lang, talagang depende po sa kuha ninyo. Opo, depende sa kuha namin. Siyempre, pag mababa, mababa rin pinta namin. Pag mataas, mataas din. Minsan, ang iba kasi magkamahal ang gulay, kumukuha sila ng pang-isang linggo nila. Diba? E yung iba naman, sa sobrang murang gulay, kahit araw-araw sila. So yun ang sitwasyon sa bahagi ito sa Blue Bell Trip sa Maynila kung saan marami na rito nagsitinda ang nagsisimula ng magmigbit. Ako si Manny Vargas, Kanjeva, Super Radio, DCWB. Dapat, no? Super Radio! Daming gulay sa likod ni Manny, oh. Talaga naman, siksik, liglig, umaapaw hanggang kalsada pa. Professor Willie Perez, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, kaibigan. At may you have many more birthdays to come at saka good health at magandang kapalaran. Good luck. God bless you. Salamat po, mga kapuso. Bango na bayan! Ako po naman ang iyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Alas 6:30 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB, hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZWB, prime time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Bago na Bayan. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Arnold Clavio at Connie Ciso sa One-on-One. Walang personalan. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB Prime Time. Bond. James Bond. When times are tough, the brave stand tall. Huli ka nang dating. Huli man daw, magaling pa rin. Heroes who would fight for what's right. Nagabantay lang ako ng Styrion sa kanto. Ikaw pa rin yung mabuting tao na pumipigil sa masasamain, di ba? Ano? Sa tingin mo ba na nakit na yun, officer? Ito pa rin nakita sinasabi mo. Now showing on G-Flix. Keeping it good. You're watching Double B TV on GTV.
oras, alas 6:34. Panguna! Mga opinyon sa isyu ng bayan, ilalatag, hihimayin, bubusisiin ng tambalang Melo del Prado at Joel Reyes-Zobel sa Panguna! Bayan! Huwag bibitiw, huwag kukunap, huwag pahuhuli. Panguna! Bayan! Panguna! Bayan! Morning, mga kapuso! Good morning, pare Melo! Good morning, mga kapuso sa inyo, mga kapuso. At, may hamog, pare, may hamog. Malamig at sa Baguio nga doon. Bumebente, ha? Bumebente tayo sa Metro Manila. At, pero maganda ang pangitain. Pwede tayong maging healthy. Paminsan-minsan, ano? Dahil yung presyo ng gulay doon sa mga highland areas, mga kapuso, yung mga highland vegetables kung tawagin natin, bagsak presyo na rin po sa ilang mga palengke dito po sa Metro Manila. Pero presyo po ng ilang mga gulay Tagalog, yung mga lowland vegetables, tumaas naman. Sana yung mga kabataan, nung bata pa lang sila, tinuruan na silang kumain ng gulay. Dapat na sanay, no? Nang bata pa lang, ha? Tayo o hindi po tayo, nakatuon lang ang ating pansin sa pagkain ng bigas o kanin. Yan. O dapat mas marami tayo kumain ng gulay. Kung sana po, yung mga bata ngayon, yung lalo yung mga bagong panganak pa lang, ano, tinuturuan na po. Kaya yung lang, mga sanggol, parang meron, force to good eh. Na kumain, force to good silang kumain ng ano eh, ng bigas ano? Dahil ang bigas lang ang pwedeng pumuno sa kanilang sikmura, mahal lang gulay. Mahal din ang bigas ah. Oh, di ba? At the very least, meron silang enerhiya dyan. Yung sustansya naman, ibibigay ng gulay. Yun nga lang. Oh, di ba? Kaya lang mahal pare. Di ba sinasabi, kumain ka ng gulay na humaba ang buhay. Naman. Oh, di ba? Pero kumain ngayon, ka ng kanin at nang ikaw ay ma-diabetes. O di. Dangerous ano, pinaka-delikadong pagkain po ang ano ang asukal, mga kapuso. Ang bigas po, pag ginuya mo yan eh, asukal ng maituturing yan. Pero ito... Ang mga nanay kasi ngayon, ewan ko ba ha, pasensya na po kayo, bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Ha? Parang hindi na marunong magluto eh. Bibili na lang doon sa karinderi at mayroon ng pagkain sila eh. Ayun o. Nung mga, lalo sa probinsya mga kapuso, nung araw kasi ang mga nanay talagang iniintindi pa paano magluluto ng pagkain may nutrisyon para sa mga anak nila. Diba? Pero ngayon, magandang ang samantalahin ito dahil mura po ang gulay po ngayon. Dito po sa Bloom and Treat Market sa Maynila, nasa 50 pesos po ang kada kilo po na repolyo. Ang repolyo pinamimigay na lang eh. May presyo pagdating sa Maynila, kaya, 50 pesos. Yung mga nagsusulong po ng tsa-tsa, mga kapuso, huwag nyo pong babatuhin ang kamatis. Mamaya repolyo na yan. Repolyo na po, repolyo na po. Mamaya pag-uusapan natin yung tsa-tsa na yung pati yung pirma na yan. Wala nga ang presyo ang pripolyo, pinamimigay na na po. Pero 50 pesos pagdating sa Manila. Ano kaya't babato ka ng repolyo? Naku, di medyo ano. Masakit yun kaysa kamatis. Naman, oo naman. 40 pesos ang sayote habang 80 pesos po ang carrots. Ang patatas pare, 120. Ang paboritong gulay ni Leticia, ang lettuce. Lettuce. 50 pesos ang kamatis, 40 pesos ang pechay. Ito, pechay. Masarap to, ginigisa. Pechay Tagalog, no? Tama. 10 pesos kada tali. At yung broccoli, talagang 100 piso pa rin eh. Broccoli. Mahal pa rin po yung broccoli, mga kapuso. Tumaas naman po ang presyo po na ilang gulay Tagalog. Ang presyo daw na sitaw, 20 pesos kada tali. Meron pala nabibili pang sitaw na 20. Oo. Ganong kanipis kaya yan? Talong? Yung manipis yun, ang tawag doon ay anak ng sitaw. Anak. Oo. So yung 20 pesos ay, na kada tali, anak ng sitaw yun. Anak ng sitaw yun. Ang talong naman, 100 piso kada kilo. Ang ampalaya, 100 piso kada kilo. So, mas mahal yung ano. Samantalahin natin, yung pechay, yung mga gulay Tagalog. No? Oo, ampalaya, 100 pesos per kilo. Mahal, mga kapuso. Pero ano, pagkakataon po nating maging healthy po ngayon, mura po ang gulay. So samantalahin, mga kapuso. Magano kayo, luto kayo ng vegetable soup. Ay, pwede yun. Ano, vegetable soup. Yung mga, aluan mo ng konting hibe. Pwede na yan, pare. Sarap! Bayan! Ayos yan. Eto. Ano pa? Eto naman talaga. Bababa, tataas, bababa, tapos babawiin ang ibababa, mga kapuso. No? Hanggang pisong taas presyo sa produktong petrolyo, nagbabadya po ngayong Linggo. Yung po sa pagtaya po ng impormante sa industriya po ng langis, 60 centavos ang maaari taas daw sa gasolina, hanggang piso naman sa kada litro ng diesel. Sabi ho ng DOE, yung tensyon sa iba't ibang lugar sa Middle East ang maaaring dahilan kung bakit magtataas ang presyo po ngayong linggong ito. No? Panguna! Bayan!
eto na naman sila. Malawakang kilos protesta kontra PUV Modernization Program. Kinakasan na naman ang grupong Piston at Manibela. Kausap po si Mar Balbuena kanina. Anong Malbuena? Mar Balbuena. Si Mar Balbuena. Hindi, pare, pinaiksi ko na si Malbuena. Mga kapuso. Mar Balbuena. Kausap ni pare Melo kanina. At maring baka hanggang, ano ba to? Bukas hanggang Tuesday, no? Oo. Yan ang sabi niya, no? Maghapunan daw sila bukas eh. Hanggang daw, hanggang maaring Tuesday, eh magpatuloy daw po ito. Oh. Siyempre, ayaw ho nila doon sa consolidation, mga kapuso. So mula UP Diliman, tutulak po yung transport caravan sa Welcome Rotonda, Menjola, hanggang makarating sila sa Korte Suprema kung saan sila magpuprograma. Eh baka oh, magkaroon ng traffic dyan sa mga lugar na yan. So iwasan nyo kung wala naman kayong gagawing mahalaga dahil meron po silang kilos protesta. Sabi ho naman ni Bella, mga 10,000 driver operator daw ng jeep ang makikiisa. Ayan, kaya tigil pasada na rin yan. Translate ba yan pare sa 10,000 unit din? Maaari, no? Pwede. Maaari, no? Unit ng mga sasakyan, pampasahero. Ayon po sa Office of Transport Cooperative, hindi napapayagang bumiyahe po yung mga traditional na jeep na hindi makapag-consolidate sa buwan ng Pebrero. Ayan. Tapos na, maliligayang araw na mga hindi nakapag-consolidate pagka dating po ng buwan ng Pebrero, mga kapuso. Yun daw mga ruta na walang nag-consolidate, papasukan ng mga may nag-consolidate kahit galing pa sa ibang ruta. Special permit daw yung bibigay. Oh, special no? Permit. Oh, eh, sige, baka natin mga kapuso. Bukas. Kasbo yan, kasbo. Dapat tayo nakabang yung mga libre sa kay dyan. Ha? Kasi sa dami nito mga makikilok sa transport caravan na hindi daw naman tigil pasada, ay parang tigil pasada na rin yan. Pag nagkataon. Unless ang biyahe ng mga tao ay papunta na Supreme Court, pwede kayo sumabay. Pwede kayong sumakay po sa kanila, mga kapuso. Huwag kayong sasakay. Out of line yun. Huling kayo ng LTFRD, mga kapuso. Ito, pag-uusapan natin ito mamaya sa ikalawang bahagi. Pero ngayon pa, simulan na natin. Nagkakasuhulan raw, may 20 million pesos daw per district. May bagong katawagan daw dyan, social protection, no? Ano social protection? Yun ang halaga daw. Yun ang sinasabing katawagan dito sa 20 million sa bawat distrito. Nino? Protection nino? Social protection daw ng tao. Social protection kayo dyan. Ayuda kada distrito para makalikom po ng pirma. Sabi po ni Senator Amy Marcos na siyang nagaim po ng resolusyon sa Senado. Imbestigahan na raw po ng Senado ito eh. Disyembre pa lamang daw, imuugong na yung tungkol po sa People's Initiative na yan na tinutumbok ng adikaing ito, mga kapuso ng mga nagsusulong, eh yung pangalan po ni Speaker Martin Romualdez. Yan, si Speaker. Si Speaker daw, mga kapuso. Halatang-halatang hindi sila magkasundo ng kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos. Ano, sa maraming bagay. Ha? Sa maraming bagay. Pwede sabihin na ni Speaker Romualdez, tinik ko sa lalamunan etong ate kong ito. Sasabihin naman ni Senator, ikaw ang tinik sa lalamunan. Sa lalamunan ng ng taong bayan. Pinangunahan naman. Ito, hindi lang ang Senado pare mag-iimbestiga. Kundi hinihiling din ang makabayan block na imbestigahan po ito. Naghain po sila ng resolusyon. Hindi ko lang alam kung ito'y magtutuloy-tuloy sa Kongreso. Dahil alam mo naman pare, ang gustong paimbestigahan ng minority doon, siyempre yung mga opisyal ng ano. Oo. Ng kamera, mga kapuso. Yan ba, pag mag-iimbestiga, kailangan may pag-aproba ni Speaker? Sige. Palagay ko. Lahat dumadaan kay Speaker, mga kapuso, no? Kung si Speaker ang itinuturo dito ng kanyang pinsan. So, paano niya aprobahan yan? Paano niya aprobahan ito? Kaya nga. So, abangan na lang natin kung ano mangyayari niya sa Senado. Kasi mukhang dun mas susulong House Committee on Public Accounts. Investigasyon, ha? Ang hinihilingan na mag-imbestiga rito, sabi ni Representatives Franz Castro, Arlene Brosas, tsaka si Raul Manuel. Yun o. Yan. Bukod daw sa mga ayuda mula sa mga government agencies, may pangako rin umanong campaign funds o pondo sa kampanya sa mga barangay official para sa kanilang susunod na eleksyong pang-barangay. Ayong mga kinakalad ka dito ng mga programa, yung Tupad. Assistance to Individuals in Crisis Situations. DSWD may tangan yan. Department of Labor and Employment, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TOPAD. At saka yung sa Department of Health naman ay Medical Assistance to Indigent Patients Program, MAIP.
Pero binabanggit na ng mga opisyales ng mga departamentong nangunguna rito na wala, hindi nila ito pinapayagan. Wala silang ano, walang imprimatur nila yan. Walang pagpayag, mga kapuso. Oh, kung yan daw ay ginagamit, ay kanila itong kinukundi budol na. Budol po yan. Kinukundi na, mga kapuso. Sa budol yan. Ito, speaking of the speaker, Speaker Romualdez, ba meron ng VIP lounge para sa mga OFW, pare? Saan? Pinaksan ng sa IA Terminal 1. Bakit si Speaker? Programa daw niya yan. Yung sa airport? Yung sa airport, yung VIP lounge para sa mga OFWs. At kundi raw pinrograma ni Speaker to, hindi daw ito maitatayo daon. Anong airport ba ang sinasabi mo? Na IA. Hindi ba Daniel Romualdez International Airport? Na IA. Sa Tacloban yun na. Terminal 1. Kung doon, hindi ako magtataka. Ito na IA. Terminal 1 si pare. Speaker dyan. Terminal 1. Ah. Dito na dito nilagay yan. No? Kasi nandun daw lahat talos ang mga flight patungo po sa mga lugar kung saan ang ating mga OFWs. Maganda naman. Maganda sa maganda. Nagtataka lang ako bakit nakabit ang pangalan ni Speaker doon. Binanggit lang ni OWA Administrator Arnel Ignacio dahil yan daw ay programa daw ng House. No? Sa pamamagitan ng Speaker Romualdez. Maganda naman. Thank you. Salamat po sa inyo. Baka puro congressman na nandyan, ha? Ang mga gagamit nito, mga OFW, exclusively sa mga OFWs po ito. Kasi syempre, tinuturing natin mga bagong bayani yan, mabuti, diba? Mabuti. At kadalasan, mga kapuso, yung mga OFWs po natin, wala na halos pera pang kain. Hindi lang pala sa NAIA, pati pala sa iba pang international airport, sa Clark, sa Cebu, at saka sa Davao. Sa Davao, yan nga. Di maganda. Sa Davao. Magkakaroon. Pero sa NAIA, meron na. Magkakaroon po ng mga OFW lounge sa iba pang mga international airport gaya po ng Clark, Cebu at Davao. Pati Davao, napasok ni Speaker? Ayun nga. May lounge doon? Baka naman may pumigil sa kanya ron. Bago na! Baka may pumigil sa kanya ron. Para naman sa OFW. Kapalagay ka naman wala naman pipigil yan. Ha? Walang politika dito. Bago na! Bayan! Aba, talaga naman bumebente ang lamig kahapon. Ang lamig kahapon dito po sa aircon temperature mga kapuso. 20.2 degrees. Badang hapon to, naramdaman ko lumabas ako eh. Tsaka mahangin pare. Sabi ko, may hangin ng konti. Magpapapawis ako. Oh, papapawis. Ay, labig-labig na simoy. Hindi ako pinawisan. Sana tumakbo ka. Ikaw kasi kung nagpapapawis ka pa... Tumatumbling kasi ako. Galon? Gymnast po ito eh. Ayon po sa pag-asa, bumagsak po sa 20.2 degrees Celsius ang temperatura po sa Science Garden. Diyan po sa Quezon City kahapon. Kaya kung kayo po ay nakaramdam ng konting hamog at lamig kahapon, yan ay dahil nga bumebente na po tayo. Huwag kayong mag-aircon. Buksan nyo ng bahagya yung bintana ninyo. Baka pagtitipid po tayo ngayon. Yan na ang temperaturang hinahanap natin sa aircon. Pero diba? Inaasahang bababa pa po yan. Actually pare, ang aircon, 25 ka lang, okay ka na eh. 20 pa. O, diba? Malamig na yun. Ay, katulad mo na ginawin sa aircon. Daman. Kaya taas ng punti yung temperatura. Yun diba? Pero inaasahang bababa pa po yan sa mga susunod na linggo hanggang sa Pebrero kasi dahil nga sa climate change pare Melo, dati, pagkapanahon lang ng Pasko, Disyembre, inaasahan natin yung ganyang klase ng lamig. Pero pagka Disyembre, mainit. Ito pala hanggang Pebrero pwedeng maramdaman, ano? Oo, yan ang panahon daw ng amihan eh. No? Kalamigan na ito. Oo, wala naman pong namata ang bagyo. Kaya masamang panahon sa bansa, susunod na dalawang linggo, posible rin pong isa o dalawang bagyo lamang ang pumasok. Nababuo po sa loob po ng Philippine Air Force Responsibility ngayong buwan ng Enero. Yung ba na February 14, baka abutin pa ng malamig na simoy ng hangin, ano? Bakit mo binabanggit 14 yan? Ay Valentine's Day yun eh. So? Siyempre, para sa mga... parang wala kang puso. Sino ba? Hindi kasi... Bayan! Di mo ba alam? Pare, sa akin, araw-araw Valentine's Day. Ay, gano'n? Hello, ikaw talaga. Happy Valentine's Day. Oh, thank ngayong you. Araw na ito thank sa'yo. Thank you. Dapat pare, give love every day. Hindi lang yung balance day. Pare, talaga naman. Tayo po ay punong-puno po ng pag-ibig. Punong-puno po tayo ng pagmamahal. February 14 ay ano yun eh. Kasabay na ng Aswan's Day yun eh. Ay, oo nga. Ipapasok na rin ang malapit na rin ang Pasko, no? Pagkabuhay. Ng pagkabuhay. Ayan, abangan po niyan mga kapuso. Naku, meron pong kuprahan. Bago na!
Bayan! Dito po sa Alaminos, Laguna, may igit 24 oras na pong nasusunog. Oh, eh, madaling masunog ang kobra. Huh? Ayon po sa Bureau of Fire Protection, mag-aalas dos po na madaling araw kahapon na sumiklab mong apoy. Nakataas pa rin po ang third alarm sa sunog na yan. Sabi ho ni Mayor Glenn Flores ng Alaminos, posibleng abutin pa ng isa hanggang dalawang araw ang pagpurgaho sa sunog, mga kapuso. Madali kasing magliyab po ang langis galing po sa kopra. Kopra. Bago yan. Na! Yan. Bayan! Mamaya pag-usapan natin sa ikalawang bahagi. Chachahin nyo. Chachahin nyo. Pirma, pirma, pirma. Chinachacha nila. Ang oras, mga kapuso, na 6:49. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Bago na! Bayan! Thank you.
mamatsyahin mo? Maging mapanuri, mabusisi, mapagmatsyag, pare Melo. Yan ang ating panawagan at sa taong bayan. Huwag kayong paluloko. Oo. Kaya pabubudol. Matapos nga pong malantad, yung mga pagtatangka na isulong po ang chat-chat sa pamagitan po ng PI. Huwag kayong gullible. Gullible yung madaling mapaliwala. Initiative. Opo. Meron mga bagong aligasyon, ha, pare Melo. Ha? Ayan, 20... Yung 20 million pesos. Sabi ni Senator Amy Marcos, ayan, ibigay daw doon sa mga... Bawat congressional district. May ano, may ilang mga tumanggi na dyan. Merong mga nagsabi na hindi daw totoo yan. Maaring totoo ito. Alam si mo Congressman Richard Gomez nagbanggit na hindi daw totoo. Siya nabigyan. Baka hindi siya nabigyan. Oo, kasi meron talagang sinasabing nagkabigayan. 100 peso pesos per voter para doon sa papirma. Eh, di ba, may mga sinabi si Representative Ed Seligman sa Bicol, nangyari kabigayan. Diyan yun, 100 pesos na yun. Paring, yaman ng Pilipinas. Sobra. Kita mo niya, no? Kita mo naman, kung mamimigay sila ng ano, 20 million bawat distrito, magkanong halaga yan? Kaninong pera yan? Taong bayan. At saan kinuha yan? Kasi may mga ipinangako na galing sa mga programa ng gobyerno yan. Ang laki ng mga pondo na binibigay sa mga distrito na ang tangi nating dasal, mapunta talaga sa mga kapakinabangan. Ko naman. Ng mamayan. Tinatangka nating kunin ang reaksyon dito ni Speaker Romualdez dahil nga binanggit siya ng kanyang pinsan, si ate, Senator Amy Marcos, na siyang promotor ng kampanya. Eh wala, sa akin, wala naman sigurong masama na isulong ang tsatsa sa pamagitan ng People's Initiative basta't alam ng mamamayan yung kanya pong pinipirmaan. Ang sinasabi ni Senator ay alam nyo ang uso ngayon ay yung tinatawag na confirmation by denial. Confirmation by denial. Ano ibig anong klase ng ano yan? Denial yan pa. Denial. Ibig sabihin tahimik ka siguro, pa-deny lang pero confirmation by denial, no? Ngayon, ito sinasabi na ito. Ano ba talaga, importante ba talaga yung tsatsa, mga kapuso? Kung importante ito, ang tingin ko dito, dapat simulan natin na maayos 'to. Yun nga. Hindi yung maganda sana kung maayos ang simula. Kasi yung hahaluan mo ng kalokohan. May bayad ka, may suhol ka, may anuman pong inumpisa ng pangit, ay alam niyo naman ang ibig sabihin, bakit kailangan magsuhol kung maganda ang layunin? Yun nga. Hindi ba? Nababahiran tuloy ng question, mga kapuso, ang motibo. Nagbabackfire tuloy. Yun nga. Merong mga sinasabi po na ito talaga ang malinaw ay term extension at saka yung pagpapalit ng forma ng gobyerno. At may mga nagsabi na niyan. Senator Padilla, binanggit na prangkang-prangka pang banat, di ba? Kaya nga abangan natin yung mga dapat tayo maging mapagmatsyag. Kung may pagbabago, katulad mabusisi ng charter change na yan, tsatsa kung tawagin, dapat character change siguro, napakagaling na gawin ng mga tao para tayo sumulong na maayos. Kaya ano man ang forma ng gobyerno natin, mga kapuso. Pare, buhay pa si Mike Enriquez, sinasabi na ni Mike. Character change. Eh, namatay na nga si Mike, diba? Mga kapuso. Yun, ito pa rin ang ating panawagan. Tsatsa. Character change, mga kapuso. Pero mukhang bomalabs. Kasi sila rin ang naihahalal po natin sa tuwing tayo po ay magkakaroon ng eleksyon. So mag-iimbestiga na raw. Imbestigahan? Tama yan. Para malaman natin kung ano ba talaga. Paingayin natin. Nagagalaw ba talaga yung pondo po ng taong bayan para sa pagsulong nitong initiative na ito. Pirma-pirma na yan. Sabi ni Paring Melo, maganda sana ang adikain, kaya lang nasimulan po ng pangit. Eh, kung pangit eh, di ba? Kung so maganda pangit layunin mo, ba't mo kahaluan ng kalukuhan? So pangit na rin po ang palalabasan po yan. Ayun yun eh. Abangan! Panguna! Bayan! Dalawang minuto bago sumapit ang alas 7. Susunod na po, Super Balita sa Umaga. Nationwide! Worldwide! Netwide! Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Panguna! Bayan! Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, wala iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. EZBB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwan.
Radyo. Balita sa Umaga Nationwide. Tabay! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, alas 7! Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sila Joel Reyesabel at Melo Del Prado. Lunes po ngayon, 15 sa panang Enero, taong 2024. Sa ating mga headlines, silang gulay mula sa Benguet at Ifugao, bagsak presyo na sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Supply ng bigas, sapat ngunit bentahan ng bigas, matumal dahil sa mataas na presyo nito. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, nakaambang ngayong Linggo. Malawakang kilos protesta, isasagawa ng grupong Balibel at Piston bukas bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Mga jeep na hindi pa consolidated, pinayuhang wag nang pumasada simula sa Pebrero 1 dahil huhulihin na po sila ayon po sa Office of Transportation Cooperative. Makabayan Black sa Kamara, naghain ang resolusyon para paimbisigahan ang manoy ayuda kapalit ng pirma para sa charter change. Water sample sa 18 establishmento sa lungsod po ng Baguio, nagpositibo sa coliform bacteria. Pamahalaan, patuloy na kumikilos para mapauwi ang 18 tripulanteng Pilipino sa na crew ng inagaw na oil tanker sa Gulf of Oman. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Bantay Panahon! Viral po ang shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin sa silang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dulot po nito ang Southern Leyte, Northern Mindanao at Davao Region ay makakaranas po ng maulap na papurin na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Apektado naman ang Amihan, ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province at Kabikulan. Makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Habang ang Metro Manila, Western Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papurin na may pulupulong mahinang pagulan dulot ng Amihan. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Naitala kahapon ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila ngayong Amihan season. Ayon po sa PAGASA weather specialist na si Glyza Escolyar, bumagsak sa 20.2 degrees Celsius ang temperatura sa PAGASA Science Garden, lungsod ng Quezon kahapon ng umaga. 20.2 na temperatura o minimum temperature ang naitala sa Science Garden. So far, nang umiral po ang Amihan, ito na po ang naitala nating pinakamababang temperatura dito po sa Metro Manila. Yun o, hindi ka na kailangan pumunta ng Baguio, pare. Oo nga, para magpalamig. Sa Science Garden sa lang. Sa Science Garden po tayo sa Quezon City. Ayos na po, mga kapuso ang buto-buto. Uy,
Buto-buto, masakit sa buto pag malamig. Tinig po ni Glyce Escolier, weather specialist ng PAGASA. Pero posibleng maungusan pa umano, ha? Nakakaramdam ka na rin pala. Bababa, pare. Pareho tayo. Okay, ganun talaga kasama sa edad, eh. Oh. Pero posibleng maungusan pa umano ang naturang record habang papalapit ang buwan ng Pebrero. Samantala, bagsak presyo ng ibinibenta ang ilang gulay mula sa Benguet at Ifugao sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa ulat ng GMA Integrated News, buwaba ang presyo ng ilang gulay mula Benguet sa Bloom and Tweet Market kabilang ang repolyo, 50 pesos ang kada kilo. Sayote, 40 pesos kada kilo. Patatas, 120 pesos ang kada kilo. Carrots, 80 pesos ang kada kilo. Lettuce, 50 pesos kada kilo. Kamatis, 40 pesos kada kilo. Pechay, 10 pesos kada tali. At broccoli, 100 pesos ang kada kilo. Sa Commonwealth Market naman, tumaas ang presyo ng ilang gulay tulad ng sitaw, 20 pesos kada tali. Talong, 100 pesos kada kilo. At ampalaya, 100 pesos ang kada kilo. Super Radyo! Doneto nila ng repolyo ang itinatapon na lamang sa bangin dyan po sa Tinok, Ifugao. Ayon po sa magsasakang si Brent Orlando Pulano, iniaalok nila ang mga repolyo sa trading post sa La Trinidad, Benguet, pero wala hong bumibili po nito. Dahil po dyan, nasa 30,000 piso hanggang 50,000 piso ang nalugi sa ating mga magsasaka. Ito mano ang unang beses na sila'y nagtapon po ng inaning repolyo dahil hindi po maibenta. Samantala, nagsagawa naman ang tinatawag na Repolyo Food Rescue, ang isang pribadong sektor kasama po ang Quezon City Food Security Task Force sa sobra-sobrang inaning repolyo ng mga magsaka sa Mountain Province. Sa gitna po nito ay patuloy po ang pagbagsak po ng presyo ng repolyo dahil po sa sobrang produksyon. Sa halip na itapon ang mga hindi na ibentang repolyo, binili ito ng Tanging Yaman Foundation, katuwang ang Quezon City Food Security Task Force. Aabot umano sa 4.5 toneladang repolyo ang binili at nakadakdang ipamahagi sa mga pinaka nangangailangang residente mula sa 142 barangay sa lungsod. Super Radio! Walang naging kapawayaan ng Department of Agriculture o DA kaugnay ng sobra-sobrang supply ng gulay na inaani ngayon sa ilang probinsya sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Rosendo Socha, manang samahang industriya ng agrikultura o sinag, sadyang sobrang dami lang talaga ng supply ngayon dahil tumaas ang produksyon ng gulay noong Oktubre. Gumawa naman anya ng aksyon ng Department of Agriculture at nagpadala sila ng mga truck para madala sa Metro Manila ang mga inaning gulay. I think may mga truck na pinadala ang PH Benguet para at least madala yung mga vegetables dito sa Metro Manila. So magandang direction yon. Pero ang problema talaga, marami talagang gulay. Kaugnay nito, narawagan ang sinag sa pamahalaan na dagdagan ng cold storage facilities na pinakamainam o manong solusyon para walang masayang na produktong pang-agrikultura. Siguro kailangan natin mag-establish ng more cold storage, no? Para at least ma-accommodate itong mga magsasaka natin, para at least tatagal yung mga gulay. Yun ang tinig ni Rosendo Socha, manang samahang industriya ng agrikultura o sinag. Tumaas ang presyo naman ng siling labuyo sa lungsod ng Pasay o Pasay City Public Market. Sa ngayon po ay nasa 230 pesos na po ang presyo po ng kada kilo po na siling labuyo. Wala sa dating 150 pesos. Wala namang maibigay na dahilan ng mga tindera sa pagtaas ng presyo ng siling labuyo. Samantala, tinatalakay na ng pamahalaan ng mga hakbang at estratehiya para tugunan ang epekto ng El Nino sa mga pananim sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kabilang dito ang pagbibigay ng binhi, fertilizer, voucher at soil amelioration at biocontrol agent sa panahon ng taginit. Para ito sa rice production mula Disyembre hanggang Mayo, kung saan o kung kailan nangangailangan ng mas maraming tubig ang mga palayan. Sa ngayon, wala naman anyang kakulangan sa supply ng bigas sa mga pamilihan. Gayunman, sinabi ng ilang nagtitinda ng bigas na matumal ang bentahan ngayon dahil sa mataas na presyo nito. Okay naman po siya, kaso lang po matumal lang po talaga araw-araw sa sobrang taas ng presyo ng bigas. Kung dati po, tumutubo po kami ng 5 pesos per kilo. Ngayon siguro po mga 2 pesos na lang po.
may supply naman po. Mataas lang po talaga. Ang tinig ng ilang nagtitinda ng biga samantala. Superadyo! Si Pangulong Bongbong Marcos ipinagutos na unahin ang mga proyektong bunga ng kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Tuesday New, Nanay Tuesday! Superadyo! Sasabak agad sa trabaho si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Ito ay matapos magpatawag agad ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Biyernes ng gabi sa bagong komposisyon ng kanyang economic team kasama si Go at si Finance Secretary Ralph Recto. Sa nasabing pulong ay inatasan na ni Pangulong Marcos si Go na maglatag ng listahan ng mga proyektong dapat na unahing gawin at ipatupad na resulta ng kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Ito ay alinsunod na rin anya sa target nilang economic transformation. Kaugnay nito sinabi ng Pangulo na nakukuha na nila nitong mga nakaraang araw ang maraming proyekto. Subalit kailangan pa rin matukoy kung alin-alin dito ang dapat unahin at bigyang prioridad. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Superadyo DZWB, dapat totoo. Superadyo! Bagong Finance Secretary Ralph Recto, hindi dapat magpalikha ng bagong buwis ayon sa ilang senador. Nimfa Rabelo, Nimfa! Superadyo! Maagap nang nananawagan ang ilang senador kay bagong Finance Secretary Ralph Recto na huwag magpalikha ng bagong buwis na magpapahirap sa bawat Pilipino. Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na partikular na hindi dapat likhain ang bagong indirect taxes o mga buwis na otomatiko ng kasama sa presyo ng mga produkto at serbisyo na binabayaran ng consumers. Tinukoy niyang halimbawa ang value-added tax, excise tax sa petrolyo at ang mga sales at service tax. Kung kailangan lumikha ng bagong buwis, iminungkahi ni Pimentel na isulong ang buwis sa luxury items at sa malalaking yaman o mga luxury at wealth taxes. Umaasa rin si Senator Sherwin Gatchanian, chairman ng Senate Committee on Ways and Means, na hindi magsusulong si Recto ng bagong buwis at salip ay pahihigpitan ang pagkolekta ng umiiral ng mga buwis. Anya, sinabi naman ni Recto na dapat sensitibo silang mga nasa gobyerno sa kalagayan ngayon ng taong bayan. Binalaan din ni Senator Annie Marcos si Recto sa paglikha ng bagong buwis dahil hindi pa anya nakakabangon ng lahat mula sa pandemya kahit pa ang malalaking korporasyon. Iginit na habulin na lang ni Recto ang mga mandaraya sa buwis. Sinabi yan ng mga senador kasunod ng pahayag ni Recto na target niyang paabutin sa 4.3 trillion pesos ang makukulektang buwis ng gobyerno sa loob ng isang taon. Ako si Nimfa Ravelo ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Okay, magandang araw po sa ating mga kapuso po. Abay, ramdam po natin ang lamig. Bumebente na po ang temperatura dito po sa Metro Manila dahil po sa amihan. Para na po tayo nasa Baguio, mga kapuso. Naku, pag mahina-hina ang kalamnan po ninyo, baka tamaan po kayo ng sakit. Oo, dapat mag-ingat. Bantayan po ang katawan. Pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ang katawan. Huwag po itong babaliwalain. Unahan po natin ang sakit. Agad po tayo magpakonsulta po sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor, makinig po sa mga nagpapayo po sa ating mga medical professional kapag may gamot na inireseta po sa inyo, sundin at inumin. Opo, tandaan, para sa dekalidad at abot kayang gamot, huwag po kayo mahiyang magtanong. Hanapin po ang check po ng RightMed. Andiyan na po ang RightMed to the rescue, mga kapuso. Para sa listahan po ng RightMed products, bisitahin ang kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras natin, 7:12, radyo na. TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Pampihirang mga eskwela to. Oy, pare! Ang tataas ng tuition. No money? No problem! Hindi mo ba
nakikita mga porma natin? Di mag-artista na lang tayo. Elvis and James 2, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. Malamig, maginaw mga kapuso. Ayan, talaga namang pwedeng magdulot po ng mga sakit yan. Pero sabi nga, ano ba ang ating first line of defense? Di pala kasi ng ating resistensya, yung hindi tayo basta-basta tinatamaan ng karamdaman dahil sa pagbabago lang ng klima mga kapuso. Ayan ha? Pag pinag-usapan po yung immune system natin, ito ang talagang tamang-tama naman na solusyon mga kapuso. Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa po sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Ito pong dalawang kahon na itong maliit na ito, may puti at may kulay berde, ay kapsula po laman yan para sa mga adults. At saka Sira for Kids, yun naman dalawang matangkad na kahon na yun, may kulay orange at may kulay berde pa. Yan, Sira for Kids po yan. Available po sa 40 variant din yan, yung kulay berde na yan. Yan yan. Okay, mula po sa aming studio, kahit nasaan ka pa, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax 40 hindi po gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri po ng sakit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Poltang na nyo! May nakaamba na naman kasing dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay po sa pagtaya ng mga impormante po sa industriya po ng langis, posibleng umabot sa 20 sentimo hanggang 60 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Tinatayang aabot naman sa 60 sentimo hanggang piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Karaniwang ipinatutupad ang oil price adjustment tuwing Martes. Samantala, kasado na ang malawakang kilos protesta ng grupong Maribel at Piston bukas January 16. Ayon kay Mar Valbuena, National President ng grupong Maribel, bahagi pa rin ito ng kanilang pagtutol sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Magsisimula ang pagkilos ganap na alas 9 ng umaga kung saan magmamarcha sila mula UP Diliman sa Quezon City patungo sa Welcome Rotonda at Espanya Boulevard bago dumating sa Mindola sa lungsod ng Maynila. Hindi bababa sa 10,000 individual ang inaasahang dadalo sa protesta na lalahukan ng mga jeepney driver at operator mula sa Calabarzon at Central Luzon, iba't ibang student council at transport groups. Simultaneous po ito sa iba-ibang region o iba-ibang probinsya po. Uulitin po natin, nagsanib na puwersa po ito ng Piston at Manibela at mga ibang sektor na sumusuporta sa atin, pati ng mga estudyante na nagpahayag ng pagsuporta na lalahok sila sa kilos protesta. Unang na sila ang nag-drive nito para tuloy natin yung kilos protesta. At kung sa panig po ng transport, siguro po hindi po bababa ito ng 10,000. Layon-anya ng pagkilos na ikit sa gobyerno na palawigin ang prangkisa ng mga traditional na jeepney para maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Ganon din ang hiling nila sa Korte Suprema na magpalabas ng temporary restraining order o TRO laban sa PUV Modernization Program. Panawagan po natin ay sa Malacañang sa ating Pangulo at sa Supreme Court na sana po ay mapagbigyan at maintindihan natin yung hinaing ng taong bayan, lalo na po ang mga driver, operator at ang mga mananakay po. Ang tinig ni Mar Valbuena, National President ng grupong Maribela. Super Radio! Kawalan ng trabaho, ito umano ang malaking dagok na dulot po ng PUV Modernization Program, partikular sa mga chopper at operator na hindi ho nakapag-consolidate. Sobrang hirap. Kawawa pamilya namin, ma'am. Balik sa bukid.
Nako, magtatanim na lang daw sila. Ah. Tinig po ng chopper ng jeep na si Sunny Latao. Ang ilang chopper naman, nag-iisip na ng maaaring pasukang ibang trabaho lalo't kailangan po nilang buhayin ang kanilang pamilya. Ganun pa man, mahirap na umano itong gawin lalo't iilan sa mga jeepney driver ay mahigit 50 taong gulang na. Kaya ang panawagan po nila sa gobyerno, pakinggan naman ang kanilang hinaing at pagkontra sa PUV Modernization Program. Wala po kayong ano ma'am. Kung yun ang gusto po talaga nilang mahirap yung mababa, wala talaga. Sa edad po natin na to, mahirap na rin pong mag-apply po sa mga ano po ma'am, mga private o ano. Pero susubukan din po natin. Tinig po ng chopper ng jeep na si Rolando de la Cruz. Huwag na kayong pumasada simula sa primero ng Pebrero. Ito ang payo ng Office of Transportation Cooperatives o OTC sa mga jeep na bigong makapag-consolidate. Ayon kay Andy Ortega, chairman ng OTC, yan ay upang hindi na umano magkagulo dahil tsak na magkakaroon ng hulihan. Dahil ituturing ng kolorum ang mga pampaserong jeep na hindi nakapag-consolidate pagsapit ng February 1. So yung sa mga alam nilang hindi naman sila pwedeng bumiyahe, karapatan, ikang wala na silang prangkisa, kusa sila dapat hindi na bumiyahe para wala nang pinag-uusapang hulian. Yun yung pinaka-importante dito, na ikaw mismo, alam mo na, hindi ka dapat bumiyahe, huwag ka nang bumiyahe para naman hindi tayo magkagulo o magkaroon ng konti mga friction. Dagdag pa ni Ortega, ibibigay sa mga kooperatiba na nakapag-consolidate ang mga ruta na pinangangambahang wala nang pumasadang jeep simula sa Pebrero 1. Sa ngayon ay naghihintay na lang ang mga kooperatiba ng mga dokumento at permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga posibleng ibigay na karagdagang ruta. Una nang sinabi ng pisto na ilang ruta sa Quezon City at Maynila ang wala nang bibiyaheng jeep simula sa Pebrero 1 dahil hindi nakapag-consolidate ang mga chopper at operator sa naturang ruta. Samantala, yung mga jeepney driver at operator sa Quezon City na apektado ng PUV Modernization Program na pagkalooban ng Livelihood Program. Alagato Salang G! Super Radio! Pinagkalooban ng tulong pangkabuhayan ng Quezon City Government katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang ilang mga driver at operator. Ito yung sa ilalim ng Insupernure Program ng Department of Transportation at Department of Labor and Employment. Ayon sa Quezon City Government, aabot sa 173 displaced public utility driver at operator ang beneficiaryo. Aabot sa 30,000 pesos na livelihood assistance ang ibinigay sa mga operator at driver na apektado ng PUP Modernization Program ng pamahalaan. Maliban dito, binigyan din ng supply at starter kit ang mga chopper at operator para sa negosyo nila na mapipili. Kabilang dito ang bigasan, Neco Card, car wash package o kaya ay karinderia package. Masusundan pa umano mga chopper at operator na mabibigyan ng livelihood program sa ilalim ng Insupernure Program. Maasa naman si Mayor Joy Belmonte na makatutulong sa mga chopper at operator ang livelihood program para makapagsimula muli. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DCBB. Super Radio! Malabong tumaas ng 50 piso ang minimum na pasahe sa mga modern jeep. Ito ang reaksyon ng Office of Transportation Cooperative sa OTC Chairman Andy Ortega kaugnay po ng mga agam-agam sa epekto po ng PUV Modernization Program. Ayon kay Ortega, wala itong patayan at hindi patas ang naturang pagtaya. Paglilitaw pa ni Ortega, dumadaan sa proseso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng petisyon kaugnay ng dagdag pasahe. Tinatawag na focus crime sa unang 11 araw sa 2024, bumaba po ng 37% ayon po sa PNP. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Mark Makalalad. Mark, pasok! Super Radio! Mark! Alright, balikan natin si Mark mamaya. Kunta muna natin si Abby Caballero. Top 9 most wanted sa Region 12 na may kasong panggagahasa, arestado mula sa GMA Integrated News. Mag-uulat si Abby Caballero, GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby! Yes, Joel Melo, nakapiit ngayon sa Pendaton Police Station sa General Santos City ang 51-anyos na suspect na itinuturing na top 9 most wanted person sa Region 12 dahil sa kasong rape. Inireklamo ito ng panggagahasa sa isang 8 taong gulang na batang babae na pamangkin ng kanyang asawa. Ang lola ng bata ang nagsampa ng kaso laban sa sospek.
nangyari umano ang panggagahasa sa Barangay Undukgawan sa General Santos City. Noong nakaraang taon pa ito, pinaghahanap ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Lemuel Enrio, ang hepe ng Pendaton Police Station, lumipat siya ng tinitirhan sa Barangay Kablalan sa bayan ng Glan noong inireklamo siya at doon na rin siya nahuli ng otoridad sa pamamagitan ng warrant of arrest. Itinanggi naman ang suspect ang alegasyon laban sa kanya. Depensa nito, nagkasundo sila ng biktima at posible raw na nabigyan ito ng malisa. Hiling ng suspect na isettle na lang ang kaso. Joel Melo, ayon sa otoridad, desidido pa rin ang kaanak ng biktima na ituloy ang kasong isinampa sa suspect. Ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 ng Mindanao at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio BGWB, dapat totoo. Salamat Abby Caballero, GMA Regional TV 1, Mindanao. Super Radio! Mga expired na gamot na diskubre sa tanggapan ng Rural Health Unit sa Bacacay, Albay. Mula ko si GMA Integrated News, mag-uulat po si Jessica Kalinog, GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica, pasok. Super Radio! Well, Melo, kahon-kahon na expired na gamot at biohazard materials ang nadiskubre mismo ng alkalde ng Bacacay, Albay sa kanyang sorpresang pagbisita sa Rural Health Unit o RHU ng bayan. Sa estimate ng alkalde, halos aabuti ng milyon ang halaga ng naturang mga gamot na hindi na mapapakinabangan pa. Ayon daw sa RHU officer na si Dr. Merly Beltran, karamihan sa mga expired o na-expired na gamot ay mga non-essential drugs at mga donasyon mula sa mga pribadong tao at grupo. Pero ayon sa alkalde, hindi sapat ang nasabing paliwanag. Dahil sa isyong ito, nagpatawag ng committee hearing ang sangguniang bayan para aksyonan ang nasabing issue at para hindi na maulit pa. Pinuntahan naman ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang RHU pero hindi humarap sa kamera para sa panayam si Dr. Beltran. Sa halip, ipinakita mismo nito sa news team ang nakatambak na mga kahon ng biohazard material. Ayon sa kanya, karamihan daw sa mga expired na gamot ay hindi raw angkop sa mga taong nagpapakonsulta sa kanila. Galing daw ang mga ito sa mga pribadong tao habang ang iba ay mula sa Department of Health. Sa ngayon, isang memorandum of agreement na lamang daw ang hinihintay na malagdaan sa pagitan ng RHU at isang pribadong waste disposal area sa bayan ng Daraga para sa gagawing disposal sa naturang mga gamot at biohazard materials. Bukas din daw ang RHU na humarap sa isang committee hearing ng sangguniang bayan para ibigay ang panig nito. Samantala, desidido naman ang LGU na panagutin ang sinumang mapatutunayang may kapabayaan sa naturang insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog, nag-uulat sa Super Radio DZWB, dapat totoo. Salamat Jessica Kalinog, GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Super Radio! Halika natin yung report ni Mark Bacalalad, yung mga focus crime sa unang bahagi o unang 11 araw ng taong 2024. Bumaba po ng 37% ayon po sa PNP. Mark, pasok! Super Radio! Bumaba ng 37.32% ang focus crime sa bansa sa unang 11 araw ng 2024. Batay sa datos na binahagi ng Philippine National Police Public Information Office mula January 1 hanggang 11, nakapagtala lamang ng 759 focus crimes kumpara sa 1,211 insidente sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Base naman sa datos mula January hanggang December 2023, may kabuang 38,230 na insidente ng focus crimes ang naitala ng PNP na mas mababa ng 8.44% sa 41,755 na insidente na iniulat sa parehong panahon noong 2022. Ang walong focus crimes ay kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, car theft at motorcycle theft. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa, nakasakay ka na ng sasakyan, tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating na exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert mga kapuso. Memo Plus Gold lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:28, radyo na! TV pa! Kortisiya na! Disiplina pa! Do
Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Panoorin ang lahat ng Kapuso Digital Channels gamit ang GMA Affordabox, $7.99 suggested retail price. Mabibili sa iba't ibang outlets sa buong Pilipinas. Kayo man ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, siguradong may malapit na outlet sa inyo. Pwede rin bumili online sa GMA Store. GMA Affordabox. Malinaw na, naging mas affordable pa. Bili na! You're watching Double B TV on GTV. Mga kapuso at may pasok ang ating mga batang cherry fur. Ay, yung mga matatalinong bata, malulusog na mga bata, masisiglang mga bata. Yan po ang mga batang cherry fur. Cherry fur syrup fortified with zinc. Yan ang kanilang sikreto. Ngayon hindi na sikreto. Kasi yung mga mami, ito bulong-bulungan na ng mga mami ito. Yung mga maming hindi payag sa pwede na. Oh, meron na daw cherry fur syrup fortified with zinc. Kaya naman ang cherry fur po ay gumawa po ng cherry fur syrup na fortified with zinc. Isa po sa mga vitamins made by cherry fur na para po sa mga kids. Ang cherry fur syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup, mga kapuso. Ito po talaga magugustuhan ng mga bata, ang lasa. Yan, na may CGF, may lysine, may taurine and zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids. Moms know best. Mahalagang paalala, ang cherry fur hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri po ng sakit. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide. Ang oras po natin, 31 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, naghaina ng resolusyon ang Makabayan Block para paimbestigahan ang sinasabing pagpapapirma sa publiko para sa pag-amyenda sa konstitusyon kapalit ng ayuda. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, inihain ang House Resolution Number 1541 para paimbestigahan sa House Committee on Public Accounts sa mga sumbong sa pagbili ng pirma. Bukod sa ayuda mula sa ahensya ng gobyerno, may pangako din naman ang campaign fund sa mga opisyal ng barangay para sa susunod na eleksyong pambarangay kapag nakakalap sila ng sapat na pirma para sa People's Initiative. Parang bumabaha na po yung report sa amin. Kaya po, nagpal na rin po talaga ng resolution para isahang maimbestigahan lahat ng ito. Iba-iba po yung mga forms, pero ang objective pare-pareho naman na makuha yung pirma. Ang pinaka-common halimbawa ay pagpangako ng DSWD AIC, yung cash na ayuda, at ang tupad program ng DOLE. Tapos meron din po mga barangay officials daw na pinapangakuan din ng campaign fund kapag tumakbo sila ulit sa susunod na eleksyon kapag na-meet nila yung quota nila sa pagpapapirma. Kabilang sa mga natanggap na ulat ng pamimili ng pirma na nakarating sa Makabayan Block ay nangyayari mo sa mga lungsod ng Quezon, Paranaque, Pasay, Cebu at Zamboanga. Kaya po dapat hindi natin itingnan na parang binibili lang natin yung pagsang-ayon.
ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya yun, dapat matigil yung ganun. Kung may serbisyo, kung may bibigay, walang kondisyon yan dapat. Ang tinig ni Kabataan Party List, Representative Raul Manuel. Samantala, Super Radio Flash Report! Teka, nasa linya natin si Mr. Robin Ignacio, Senior Traffic Manager ng NLEX. Robin, good morning, hello. Oh, good morning. Oh. Pero aksidente raw sa NLEX ngayon. Ano detalye ng aksidente na yan, Robin? Yes, sir. Mga 3 a.m. pa po nangyari yon. Involving 3 vehicles po dito sa may Mekawayan area. Na-clear po ito ng mga 3 a.m. Pero dahil po dun sa volume ng papunta ng Metro Manila, so may mahabang slow-moving traffic po tayo. Ano yung... mula po... Hello po. Hello, anong involved sa aksidente, Robin? Isang L300 FB at saka wing van po, then yung pangatlo, Mitsubishi Adventure. Tatlong sasakyan. Expander po yung ano. Oh, yung tatlong sasakyan ito. May nasaktan ba, Robin? Initial report, sir, makanga po meron po tayong fatality dun sa accidente na yun. May rush na po sila sa ospital. I-follow up na lang po ng team namin mamaya, sir. Pero kumusta ang traffic ngayon? Kanina pa palang 3 a.m. kamo yan, no? Robin? Opo, sir. Na-clear po yung ating aksidente mga around 5 a.m. Pero dahil po sa dagsa ng papasok ng Metro Manila, meron po tayong slow-moving traffic po nga. Naipon. Mula po Valenzuela area hanggang lampas na po ng Marilao yung tail end po natin. Uy, maaba yun. Naipon pala yun. Kanina po. Alright, sige. Wala. Meron pa bang ibang makadetalye doon sa pangyayari niya sa NLEX? So far, sir, kukunin pa lang po ng aming team mamaya pag maayos po natin yung traffic. Alright. Salamat. Thank you. Salamat po, magandang umaga po. Robin Ignacio, Senior Traffic Manager, NLEX, mga kapuso, may namatay, pari Melo. No? Abangan natin yung mga development na yan. Super Radio Flash Report! Super Radio! Desyembre ng nakalipas na taon pa naririnig ni Senator Amy Marcos ang issue kagnay po ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Ganun pa man, hindi ibinunyag ng senador kung saan niya ito narinig. Una lang sinabi po ni Senator Marcos na nagagamit ang programa ng gobyerno kapalit po na makapirma para sa charter change o tsa-tsa. Sa panempo na Super Radio DCWB, ilang beses na pong binanggit ng senador si House Speaker Martin Romualdez. Definitely may alok. Yung alok maliwanag at yung nagpadala mga staff ni Speaker. Yun ang talaga maliwanag. Ang hindi ko alam kung nagbigayan na kasi hindi pa naman tapos to. Lahat ng staff niya, yung mga pangalan na nagtetext sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng Speaker. So hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Alam na ninyo yung uso ngayon, yung confirmation by denial. Confirmation by denial. Ayon po sa Senador, 20 million pesos umano ng halaga ng social protection o ayuda kada distrito ang alok ng mga staff ni Romualdez para makalikom daw po ng pirma. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang reaksyon po ni Romualdez singgil po dito pero wala pa siyang tugon maging ang kanyang tanggapan. Kaugnay po dito, nagahain na ng resolusyon si Senator Marcos para imbestigahan ng umano'y signature buying para sa tsa-tsa. Pinabulaan na ng Commission on Elections sa COMELEC ang umuugong na balita na may kaugnayan sa People's Initiative ang pagbabalik ng ibinawas na budget sa kanila. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nila alam na ibinalik na sa kanila ang halos 13 bilyong piso mula sa ibinawas na mahigit sa 17 bilyong pisong budget. Paglilinaw pa ni Garcia para sa paghanda sa susunod na eleksyon ang pondong kanilang hiningi. Hindi po namin alam na kami nadagdagan. Napuntahan, nalagyan po kami ng mga 13 billion na sa item na nakalagay po recall, initiative, referendum, and other election preparation. So siguro po yun ang pinagmumulan ng mga alingas niya. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Super Radio! Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang royal wedding dyan po sa Brunei. Sabado ho ng gabi nang bumiyahe po patungo ng Brunei ang Pangulo kasama po si First Lady Lisa Araneta Marcos para dumalo po sa kasal ni Prince Abdul Matin. Sa impormasyon mula ho sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni Sultan Haji Hassanal Bolkiah ang Pangulo at iba pang mga heads of state sa isang
Royal Banquet. Super Radyo! Samantala, nagpositibo sa coliform ang water sample na kinuha mula sa 18 establishmento sa lungsod ng Baguio. Galing ang mga water sample sa ilang food establishment, water refilling station at maging sa ilang bahay at paaralan. Ang isa sa mga sinuring establishmento, nakitaan din ang fecal coliform. Ayon sa Baguio City Health Office, nagpapatuloy pa ang pagsusuri sa mga water sample maging sa mga deep well ng water district ng lungsod. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit sa 3,000 individual ang tinamaan ng acute gastroenteritis sa lungsod ng Baguio. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Oras, mag-aala 7.39 na, radyo na, TV pa, kortisiya na, disiplina pa! 5S kontra Dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S kontra Dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pangapat, support fogging and spraying in hot spot areas. At panglima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa BBTV at Department of Health. Ano yung hulo niyo po? Pinagsamang nature trip at food adventure? Wait lang, baby ko. Pwedeng-pwede yan sa DRT Bulacan. Luto na ang ating pinangat na biya at bobondat. Nangingibabaw talaga dito yung sili, tsaka yung luya. Kaya very aromatic siya. Adobong bibe. Didip natin siya dito sa kesong puti. Ibang level ang sarap ng Sabado kasama si Miss Deliciousness. Ang sarap! Pinasarap! Saturday, 8:15 p.m. Balita sa Umaga, Nationwide! Bumaba ang mga naitalang insidente o nasunog sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Fire Superintendent Annalie Atienza, nagpagsalita ng Bureau of Fire Protection, BFP, mula January 1 hanggang January 11, 30 insidente na sunog ang naitala sa Metro Manila. Mas mababa po ito kumpara po sa 86 na insidente po na sunog na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Kabilang umano sa mga pangunahing sanhi po na sunog ay may kinalaman po sa kuryente. Kaugnay po niyan, tinututukan po ng BFP ang pagpapalakas sa kanilang programa sa Oplan Ligtas Pamayanan na sinimulan noong pang 2019. Sa nasabing programa, nagbabahay-bahay ang mga tauhan po ng BFP para palalahanan ng publiko na mag-ingat para makaiwas sa sunog! Patuloy na nakipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers o DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA para sa pagpapauwi sa 18 tripulanteng Pilipino na crew ng oil tanker na inagaw ng Iranian Navy sa Gulf of Oman. Tagal na yan. Ayon kay Undersecretary Hans Leo Kaknak, officer in charge ng DMW, nakipag-usap na rin sila sa pamilya ng mga tripulanteng Pinoy at plano nilang pagpulungin ang mga ito sa pamagitan ng video conferencing. Sa ngayon, ligtas at nasa maayos na kalagayan ang mga tripulanteng Pilipino. Merong pag-uusap at meron ding mga ulat at updates naman na inaasahan natin na magkakaroon in the coming days sa pag-uusap. And of course, ayon sa DFA naman ay safe and unharmed
ayon sa Iranian authorities yung mga tripulante. Ang tinig ni Undersecretary Hans Leo Kakdak, officer in charge ng Department of Migrant Workers. Super Radio! Formal lang binuksan ang OFW VIP Lounge sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 1. Ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ito'y alinsunod sa direktiba ng Pakulong Bongbong Marcos na magkaroon po ng magandang espasyo sa paliparan yung mga OFW na naghihintay po ng flight papunta sa kanilang mga trabaho abroad. Ang VIP Lounge ay meron pong komportableng upuan, may wifi, may charging station, power outlets, at may mga alok pang pagkain tulad po ng lugaw, biskwit, itlog, kape, tubig at iba pa. Bagay po ito ng proyekto po ng Kamara, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Migrant Workers o DMW, at ng Manila International Airport MIAA na naglalayong suklian ang malasakit o nang malasakit ang mga OFW na maituturing na makabagong bayani. Bukod po sa NAIA, magkakaroon din ang mga OFW VIP lounge sa iba't pang mga international airport sa Clark, Cebu at sa Davao. Super Radio! Umabot sa 128 dayuhang pugante ang naaresto sa bansa noong nakalipas na taon. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, naaresto mga dayuhang pugante mula sa iba't ibang operasyon na ikinasa ng mga tauhan ng Fugitive Search Unit ng ahensya. Karamihan sa mga naaresto ay naipadeport na at pinagbabayaran na ang mga ginawang krimen sa kanilang mga bansa. Batay sa datos, 39 sa mga ito ay pawang mga Korean national, 25 mga Chino, 15 ang Vietnamese, at may ilan ding mula sa Taiwan, Amerika at Japan. Super Radio! Dinubog ng taong pistaho na Santo Niño de Pandacan sa Maynila kahapon. Maaga pa lamang po ay dumadugundong ne ang mga tambol bilang hudyat po ng pagsisimula ng kasiyahan sa lugar. Bit-bit po ang kanilang imahe ng Santo Niño, sabay-sabay na naglakad ang mga deboto patungo po ng Santo Niño de Pandacan Parish Church. Sa pagtaya po ng Manila Police District, nasa 11,000 ang nakisaya sa pista at lumahok po sa pagbabasbas ng imahen ng Santo Niño. Super Radio! Nagpatupad ng gun ban sa Kalibo Aklan para sa kaligtasan ng mga dadalo sa Ati-Atihan Festival. Ngayong araw epektibo ang gun ban na tatagal hanggang sa araw ng Linggo, January 21. Nasa 2,000 pulis naman ang ipinakalat para magbantay sa Ati-Atihan Festival. Sa ngayon, naka-heightened alert na ang mga tauhan ng PNP Region 6 para sa aktibidad. Samantala, sinulog sa Dakbayan at Lalawigan 2024. Naging matagumpay, Guam Logroño. Super Radio Cebu, Guam. Super Radio! Ay at mapayapa ang sinulog sa Dakbayan at Lalawigan na ginanap sa Cebu City Sports Center dito sa lungsod ng Cebu nitong weekend. Nitong Sabado, January 13, ginanap ang sinulog sa Dakbayan kung saan 12 baga contingent mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Cebu ang nakilahok para sa street dancing at ritual showdown competition at nagpakita ng kanilang musika, sayaw at kultura. Naging grand champion ang Banawan Cultural Group ng Barangay Guadalupe sa ritual showdown first place, best in musicality at best in costume. Habang nagwagi naman sa sinulog sa Dakbayan Best and Street Dancing, ang Inayawan Talent Guide and Cultural Dance Group naga Barangay Inayawan, Kulturang Subuanon naga Barangay Pipadilla at Banawan Cultural Group ng Barangay Guadalupe. Samantala, kahapon January 14, idinaos ang sinulog sa Lalawigan kung saan 18 contingent mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Lalawigan nag-subo ang nag-perform. Nanalo naman na sa sinulog sa Lalawigan Festival Queen ang Karkar City. Mula Super Radio Cebu ko, Super Guam Logroño, nag-ulat para sa Super Radio DCWB. Da!
Totoo. Mga otoridad, handa na sa pagdagsa ng mga deboto sa kapistahan ni Senior Santorino de Bula sa General Santos City. James Plessis, Super Radio, Jensen James. Super Radio. Inaasahan gagsahin ng mga deboto ang ika-apat na put-anim na kapistahan ni Senior Santorino de Bula sa Barangay Bula, General Santos City ngayong araw. Dahil dito, pinaghandaan ng pulisya sa General Santos City ang pangkalahatang seguridad sa buong lungsod, lalo na ang mahigpit na pagbabantay sa Barangay Bula. 400 pulis ang ipakakala sa Barangay Bula para sa kapiestahan. Sinabi naman ni Barangay Kagawad Ruel Ganfon, ang Fiesta Directorate Chairman, hindi lamang mga lokal na deboto ang tiyak na makikisaya sa kapiestahan ni Senior Santorino de Bula, kundi ang maging ang mga darayo mula sa ibang bahagi ng Mindanao. Ilang minuto simula ngayon, Melo at Joel, ay magsisimula na ang fluvial parade na gaganapin sa Sarangani Bay, kung saan ihilera ang nasa 100 bangkang pangisda, sakay ang mga dibutong dala ang imahe ni Senior Santorino bilang pasasalamat dito. Ako si James Plessis ng Super Radio Jensen, nag-uula sa Super Radio DZWB. Dapat totoo! Super Radio! Patay ang isang konduktor ng bus matapos barilin habang maawat sa Away Kalsada sa Candelaria, dyan naman sa Quezon. Ayon po sa pulisya, binaril ang biktima habang namamagitan sa sagutan po ng bus driver at isang motorcycle rider na muntik na umanong kanila pong masagi. Agad namang tumakas ang motorcycle rider at patuloy siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Super Radio. Sugatan ng 4 na individual matapos madisgrasya ang isang truck sa Barangay Mambugan sa lungsod ng Antipolo. Kabilang sa mga nasugatan ay dinala sa ospital ang 3 sakay ng truck at isang nagbibisikleta. Ayon sa ilang saksi, mabilis ang takbo ng truck dahilan para tumagilid ito at sumadsad sa palusong na kalsada. Natapon din ang karga nitong buhangin na kinuha naman ng ilang residente. Super Radio. Patay sa Paumarel ang isang negosyante sa Sultan Kudarat. Ayon po sa mga otoridad, sakay po ng kotse at paalis na ng bahay ang biktima ng barilin ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Agad naman tumakas sa mga salarin matapos po ang krimen. Dead on arrival sa ospital ang biktima, nagtamo po ng tama ng bala sa leeg at sa balikat. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Super Radio! Samantala, college education behind bars ng Bureau of Corrections. Ito yung mga nakakulong pero gusto pa rin po mag-aral. Sisimula na sa susunod na buwan. Alamin natin ang balita ng Malaki Mau de la Cruz. Mau, pasok. Super Radio. Matapos ang 4 na taon at gumastos sa mahigit 30 milyong piso, ang College Education Behind Bars ang namatatagpuan sa loob ng Davao Prison and Penal Farm sa lungsod ng Panabo, Davao del Norte ay magiging operational na sa susunod na buwan para sa persons deprived of liberty students na nais kumuha ng mga kursong entrepreneurship. Sinabi ni Bureau of Corrections sa Director General Gregorio Katapang Jr. na nagsimula ang pagkatayo ng sali noong 2019 na pinondohan ng Dangerous Drugs Board, Commission on Higher Education at mga donasyon sa pamamagitan ng Social Entrepreneurship Technology and Business Institute o SETB, isang non-stop non-profit na organisasyon. Ipinaliwanag ni Katapang na sa kasalukuyan mayroong 2 silidaralan na itinalaga para sa mga mag-aaral ng SETB. Bawat isa ay dinisenyo upang mapaunlakan ang hindi bababa sa 4 mag-aaral, bawat silid upang matiyak ang sapat na espasyo para sa mga aktibidad at pangangailangan pang-edukasyon ng mga mag-aaral na nakatalaga sa programa para sa school year 2023-2024. Ang Bachelor of Science in Entrepreneurship Program ay nakatanggap ng mga paunang enrollees na may 20 mag-aaral para sa first year college at 18 mag-aaral para sa fourth year college, habang isang estudyante ay nag-enroll sa programang Bachelor of Science in Agricultural Technology. Sinabi ni Katapang, ito ay isang maganda pagkakataon para sa mga PDL na ituloy ang pag-aaral sa kolehiyo at makapag-uwi ng diploma sa kolehiyo na magbibigay sa kanila ng kasangkapan at maging handa sa labas ng pinitan kapag natapos na nila ang kanilang sentensya. Ang inyo kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Mahigit sa 160,000 piso na halaga ng mga gamit sa ilegal na pangingisda na kumpiska po ng Philippine Coast Guard dyan po sa Romblon. Balitang atin sa atin ni Manny Vargas. Mangaw! Super Radio! Pinag-ibayo pa ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay nito sa iba't ibang bahagi ng dagat ng Pilipinas laban sa ilegal na pangisda. At kagaya niyan, 8 ang naaresto nila sa isang ilegal na operasyon o ilegal na pangisdang operasyon sa bahagi ng barangay Pinamihagan sa San Jose, lalawigan ng Romblon. Sa nasa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nasa 169,000 pesos na halaga ng ilegal na fishing equipment, kabilang na
ang motorized fishing boat, mga aluminum o air tank compressor, mga flashlight at iba pa ang nakumpiska ng mga otoridad. Ang mga suspect ay naaresto sa kanilang motor bangka na Sereno kung saan naman ay gumagamit sila ng hindi autorisadong breeding apparatus para sa kanilang illegal na operasyon. Ang nasabing mga gamit ay kinumpiska na ng Coast Guard at nasa pangalaga ng Philippine National Police. Kaugnay nito ay nagbabala ang Philippine Coast Guard, particular na sa bahagi ng Southern Tagalog, laban sa mga mangisda na sangkot din sa mga illegal operasyon na sila ay agad na aarestuhin at kukumpiskahin ang mga huli nila at mga kagamitan. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.53, binaha ang malaking bahagi ng Amerika bunsod ng winter storm. Partikular na binaha ang maraming lugar sa East Coast kung saan maraming sasakyan ang nalubog. Batay sa datos, nasa 13 milyong residente sa East Coast ang apektado. Sinalanta din ang Midwest at Pacific Northwest ng Amerika kung saan libo-libong bahay at negosyo ang nawala ng kuryente. Una nang nagbabala ang U.S. National Weather Service na magdudulot ng makapal na snow at matinding lamig at ulan ang winter storm. Libo-libong flights na ang naantala mula pa noong Biyernes. Super Radio! Nagwagi sa Taiwan elections ang partidong nagsusulong ng kanilang pagiging independent of sovereign state. Sa ngayon po ay president-elect na ang kanilang vice president na si Lai Chiteng o Chingte ng Democratic Progressive Party o DPP. Ikatlong termino na po ito ng DPP na partido rin ni outgoing President Chai Ing-wen. Ayon po kay Lai, nagtagumpay ang mga Taiwanese na labanan ng umano'y intervention o pakikilam ng external forces. Determinado rin umano siyang pakalagaan ng Taiwan mula sa mga banta at pananakot po ng China. Una rito, kinontra po ng China ang kandidatura ni Lai na anila'y isang dangerous separatist. Probinsya kung ituring ng China ang Taiwan at tanda umano silang i-reunify kahit pag gumamit po ng dahas. Bumati po sa panalo po ng DPP si US President Joe Biden, pero inihayag niya ang dati ng posisyon ng Amerika na bagaman handa silang protektahan ng Taiwan, hindi nila suportado ang independence nito. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Balikan natin ang ating mga headlines ngayong Lunes, 15 sa buwan ng Enero, taong 2024. Ilang gulay mula sa Benguet at Ifugao, bagsak presyo na sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Supply ng bigas sapat ngunit bentahan ng bigas matumal dahil sa mataas na presyo nito. Nagdag presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong Linggo. Malawakang kilos protesta isasagawa ng grupong Manibel at Piston bukas bilang pagtutol sa POV Modernization Program. Mga jeep na hindi pa consolidated, pinayuhang wag nang pumasada simula February 1 dahil huhulihin na sila ayon po sa Office of Transportation Cooperative. Makabayan Block sa Kamara naghain ng resolusyon para paimbestigahan ang umano'y ayuda kapalit ng pirma para sa charter chain. Water sample sa 18 establisimento sa lungsod po ng Baguio, positive sa coliform bacteria. Pamahalaan, patuloy na kumikilos para mapauwi ang 18 tripulanteng Pilipinos na crew ng inagaw na oil tanker sa Gulf of Oman. Happy birthday muna kay Julia Garcia ng The Huddle Room. Oy. Julia Garcia ng The Huddle Room. Happy birthday kay Julia. Si Julia, yan. Mm-hmm. At saka si Professor Willie Perez, nagbe-birthday ngayon. Oy, oo nga pala. Happy birthday Professor Willie Perez. Maligayang kaarawan sa lahat ng nagse-celebrate ng birthday ngayon. At sumanyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Obel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! 3 minutes bago sumapit ang alas 8, standby, saksi sa Double B. Tapos
sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Pampihirang mga eskwela to. Oy, pare! Ang tataas ng tuition ko. No money? No problem! Hindi mo ba nakikita mga porma natin? Di mag-artista na lang tayo! Elvis and James 2, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. Ngayong Lunes. Kakampi pala ng sindikato ang tatay niya. Taon-taon ngayon, naghahabol pa rin tayo ng ustisya para sa pamilya. Simula na ng pagbagsak ng mga kaway. Bakit iniimbestigahan niya ang Palangga Massacre? Ilalaglag ka niya? Tayo? Hindi tayo ilalaglag ng anak ko. Ako po si Police Officer Rafael Policarpio. Matagal ko na pong alam ang sinasabing sindikato na nandito sa Pilipinas. Sila po ang Golden Scorpion. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Meron tayong bagong Finance Secretary, Weng. Of course, sa katawan po ni dating senator, naging dating congressman. Congressman ngayon. Tapos kinuha siyang kalihing Finance ngayon. Secretary. Si Senator Ralph Recto, mga kapuso. Ngayon ay Secretary Ralph Recto na po. Pinalitan niya si dating Finance Secretary Benjamin Jokno na lumipat naman ngayon sa Monetary Board. Mga kapuso, mataas ang sweldo doon. Of course, mas malaki kesa pag nasa Finance. Department of Finance ka. Reportedly, inalok sa kanya yung pamumuno ng Maharlika Investment Corporation. Tinanggihan daw po ni Secretary Jokno na po yan. Pero una pa man ay nababalita na papalitan si Jokno dahil nga meron ilang mga mahalagang panuntunan ng pamahalang Marcos na kanyang tinutulan. Ang unahin na dyan, Weng, yung price cap sa bigas. Sinasabing hindi nakaabot sa kanyang kaalaman nung ito po'y ipinatupad. Yes. Parang lumalabas na parang hindi siya solid na team player. Ganun ba yun? Pero nung mag-umpisa naman ang Marcos administration, siya na yung nandun. Diba? So, isa siya sa mga unang tinalaga. Sa gabinete ng Pangulong Marcos. Pero ngayon, may bago na ho tayong Finance Secretary. Ngayon pa lang ay pinapanawagan na po na
Senator, Secretary, huwag muna kayo magpataw po ng mga panibagong buwis. Totoo. Dahil, ewan ko, baka ang impression sa kanya ay baka magbigay ng magpataw na naman ng mga bagong buwis. Kaya nga ito po yung ating ano. Intro music. Ito lang, Joel. Intro music. Pero tol yung order kay Secretary Recto ngayon. 4 trillion ang kanilang dapat na makolect ang buwis para po sa matustusan natin ang 2024 budget. Hindi ba? Ang laki pong order noon. Ibig sabihin, mataas masyado ang expectation sa kanya. At syempre, yan ang kanya magiging direktiba sa Bureau of Customs, pati na rin sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Mm-hmm. But paano mo magagawa yon? Kaya ba yon na makuha nang hindi ka magpapato ng panibagong buwis? Tandaan mo, pagsampa niya, nakakasana yung ibang mga bagong buwis na gusto ng gobyerno dati. Pinupush nila yung, di ba, yung 1% tax na dyan na yon sa mga online transactions. Pinapatupad na ngayon yan ng BIR, ni Commissioner Lumagi, hindi ba? And meron pang marami pang ibang klase ng buwis. Marami namang pwede pang pagkuna ng buwis. Huwag na lang doon, Weng, doon sa mga usual suspects ba? Huwag na po sa aming nasa middle class. Yung bang parating pinapagdidiskitahan po yung mga matik po na binabawasan po ng buwis. Eh kasi nga ang dali nating kaltasan Kaya nga napakadali. Para tayong hut-hutan. Milking cow. ng gobyerno, mga kapuso. No? So, pero hindi. Pwede naman siguro. I'm sure makakahanap ng paraan ng Department of Finance na makakuha po na mga bagong bubuwisan. Mm-mm. Basta wag na lang po doon sa mga dati nang binubuwisan. Wag na po. Tsaka yung mga konti maliit po as well, they spare nyo na. Eto nga yung proposal dati pa. Yung mga bilyonaryo na lang pong tirihin nyo. Yun nga. Dahil nilang pera, mga kapuso. Lalo silang yumayaman at yung mga bagong pagbuwis ay lalo nagpapahirap po sa ating mga kababayan. So pwede naman siguro kunan pa ng mag-isip na ibang pamamaraan at makahanap po tayo ng ibang mga mabubuwisan. Oo naman. Good luck po kay Secretary Ralph Recto, ang bagong Department of Finance, mga kapuso. No? Secretary. Si Rowena Salvacion po yan. Siya po si Joel Ray Zabel. Mag-uusapan po namin ni Wengay hanggang alas 9 po ng umaga sa Saksi sa Double B. Ang ilang mga issues, pangunahin na po rito. Ang sinasabi ho ng pamahalaan na nabawasan yung mga guerrilla fronts. Hindi lang nabawasan, wala na raw pong active guerrilla fronts ang CPP-NPA. Ba't tayo nakikipag-usap pa sa kanila? Bakit yun meron tayong mga... Ano ba yun? Netherlands na naman, ano, Weng, ha? Pinupuntahan na naman natin sila sa Netherlands. Oo, bakit hindi silang pumunta dito? Oo, nga, para kausapin, mga kapuso, no? So, mamaya, makukusap po natin ang National Security Council. At the same time, sa Pebrero, tapos na maliligayang araw na mga hindi nag-consolidate. Colorum na sila. Colorum na sila. So, yan ay pag-uusapan din po natin. LTFRB ang ating mga kausap, maya-mayang konti, mga kapuso. Sa Double B! Pero nasa linya na po natin si Assistant Director General na National Security Council, Jonathan Malaya. Yusek, magandang umaga si Joel, si Weng. Live po kay Super Radio DC, WBG TV. Good morning po, ADG. Yes, good morning, Joel. Good morning, Weng. At magandang umaga po sa atin ate taga-subaybay. Yeah. Weng! Sir, kasi naman, si Presidente po, biglang nagkaroon ng pronouncement. Wala na raw po mga active guerrilla fronts ang CPP-NPA sa bansa natin. Ang sabi ko nga, saan nahugot nito? Ito po ba ay kumpirmado na data mula sa mga tanggapan na kagaya po ng National Security Council, ng AFP, pati po ng PNP? Kasi ang tanong ng marami, kagaya ni Joel, ay kung wala na palang guerrilla fronts, bakit pa tayo makikipag-peace talks? Okay. Magandang tanong po yan, no? So, linawin po muna natin yung sinabi ng ating Pangulo. Mm-hmm. Yung sinabi ng ating Pangulo, wala tayong active NPA guerrilla fronts. Mm-hmm. No? Ang meron po tayong naiwan ay 14 na weekend guerrilla fronts. No? So, ito pong 14 weekend guerrilla fronts, ito po yung mga guerrilla fronts na nawalan na ng mass base. No? Kasi dahil sa focus military operations natin, tsaka sa mga livelihood projects na ginagawa natin, nawala na po sila ng suporta sa mga tao sa mga barangay na kanilang pinangahawakan. So, ibig sabihin, meron pa po sila, may mga tropa pa sila. Mm-mm. Ngunit mahina na kasi mula nung na-organize ang NTF-ELCAC around 5 years ago, from 89 guerrilla fronts, ngayon po 76 na yung na-dismantle natin. So, meron tayong 14 na lamang na weekend guerrilla fronts na kailangan ayusin. Okay, ADG, ganito. Kung mahina na, bakit kailangan pa rin natin makipag-usap sa kanila? Well, yun nga po yung sinasabi ng iba,
na baka bakit kailangan pa, no? Pero sa tingin po kasi ng ating pamahalaan, kung mapapabilis natin yung kapayapaan, no? Kung if we can spare one life, if we can spare or prevent more violence from happening, eh kailangan natin itong tugunan. Kasi syempre ang kapayapaan mas maganda kung mas mapapabilis. So sa kasaysayan naman po ng mga conflict sa buong mundo, kadalasan may political settlement 'yan. Mm-mm. So sa tingin po ng pamahalaan natin, itong posibleng yung Oslo communique, no, yun ang napag-usapan sa Oslo na magkaroon ng pag-uusap for a political settlement. Baka ito yung makapagpabilis sa tunay na kapayapaan sa ating bansa. O sa kabilang banda, tinuturing pa rin ba na yung 14 weekend guerrilla fronts ay ika nga ay forced to reckon with pa rin ang pamahalaan, ADG? Well, hindi na po ito forced to reckon with. Kasi nga, pag classified na as a weekend guerrilla front, ibig sabihin wala nang suporta yung masa. Mm. No? And kadalasan pag naki-clear na ang isang barangay sa mga weekend guerrilla fronts na ito, pinapumapasok ka agad yung NTS LCAC, no? Nagdadala tayo ng government projects, nagdadala tayo ng livelihood projects, pinapagawa natin yung mga kalsada, nagalagay tayo ng mga eskwelahan, ng mga barangay health centers, no? So, they are no longer a significant threat. In fact, ang sabi po ng armed forces, we are now on the strategic victory against the CPP-NPA. Pero, kaya nga po ng sinabi ko, kahit mahina na sila, kung mapapabilis natin, no, yung kapayapaan at magkaroon ng political settlement sa kanila, bakit hindi, no? It would be, sa tingin namin, irresponsible for government na meron palang ganitong daan, no, hindi natin tatahakin. Sayang naman yung oportunidad kung talagang sintero ang CPP-NPA na makipag-ayos sa ating pamahalaan. Pero may panganib pa rin sila makapag-regroup from weekend, maging mas malakas pa rin nag-organisasyon kung hindi ito itutuloy sa peace talks. Ganun po ba yon? Oh, well, there's always the possibility na mag-regroup sila, no? Pero sa tingin namin, given the recent developments na nangyari, yung paglagas, no? Yung pagkamatay ng kanilang mga, number one, yung pagkamatay ng kanilang mga leader, no? Si Joma Sison, wala na. Si Kaoris, yung head ng Kumiteng Mindanao, eh wala na rin. Sika yung si Menandro Villanueva, si yung mag-asawang Chamson, no, Benito and Wilma, mga miyembro ng Central Committee, at si Eric Casilao, yung Southern Mindanao Regional Committee. Nung nalagasan sila ng mga key leaders nila, tapos humina yung kanilang suporta sa taong bayan dahil sa mga proyekto ng pamalahan gaya ng Barangay Development Program and because of focused military operations. We are now at a strategic victory phase at mahihirapan na silang makabalik dun sa kanilang dating nung 90s, no, na napakalakas nila nung mga panahon na yun. Okay, sa ibang paksa naman, pag-usapan natin yung ano, yung West Philippine Sea. Nitong nakalipas na dalawang resupply mission, Weng, naging matagumpay ang ating pagdadala ng mga gamit at pagkain do sa ating mga kawal diyan sa ano, sa Sierra Madre, no, sa BRP Sierra Madre. At binuntutan lang tayo, Weng, ng ano, ng China vessel. Coast Guard, no? Hirap nilang basahin, eh. Kasi di ba, napakahirap basahin ng China. Nung mga nakadipas na resupply mission, binomba tayo ng tubig, binangga yung ating mga barko. Pero ngayon, binuntutan lang tayo. Anong nakikita nyo rito, ADG, yung behavior ngayon ng China na hindi masyado tayong ginugulo at binubuntutan lang yung ating mga resupply mission doon? Opo. Yung ating mga resupply mission na napabalita, ito yung mga resupply mission natin na hindi sa Ayungin. Mm-hmm. Ito yung resupply natin na papunta sa ibang mga occupied teachers. Because nakakalimutan ng ating mga kababayan, shampoo lahat yan, yung mga occupied teachers natin. So we have regular resupply missions dyan, nakasama rin ng Coast Guard, and of course, led by the AFP Western Command to our Philippine Navy. So madalas naman po dyan sa mga resupply missions na yan, outside of Ayungin, shadowing lang, radio challenges. Pero ang talagang mabigat na balakid sa atin at suliranin yung ating resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. No? Bakit nangigigil sila doon sa Ayungin?
Well, yan po kasing ayungin, sa tingin, unang-una, malapit yan sa mischief-free, no? Mm-hmm. At pangalawa, sa tingin namin, good candidate for transformation to an artificial island, no? Mm-hmm. So, pag nakuha nila yan, maya-maya, gagawin na nilang military base yan, no? Mm-hmm. Kasi malawak siya, madaling ma-reclaim, at magaling naman sila sa reclamation, no? Mm-hmm. And pangatlo, sa tingin ko, nagigigil sila dyan dahil malapit sa recto bank. Kung nasaan yung sinasabing napakaraming natural gas at mineral deposit mm-hmm. or oil na magagamit ng China kung sakaling sila yung makakuha ng sulagar na yan. Opo. Sir, kung nabanggit nyo din lang yung recto bank, Joel, di ba? Ito po ay nasa atin, nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang recto bank? Tama po yan. Alright. Nasa loob po. Oh. Nasa loob po ng ating exclusive economic zone. Alam natin na matagal nang may issue na ito ay mayaman sa langis. Ano po ang ginagawa ng gobyerno para alamin, kumpirmahin, at i-develop yung punto na yon? Well, napakagandang tanong po niyan, Wing, no? Pero unfortunately, I cannot answer that question right now. Pero kasi po, ang mga desisyon na ngayon, kailangan manggaling sa taas. No? Opo, sa, opo. Mas nakakataas sa akin, no? Mm-hmm. But definitely, gaya nga po ng sinabi ng ating Pangulo, we will not lose an inch of our territory. Mm-hmm. We will continue to protect and defend our sovereignty. So, although maganda nga yung sinabi ni Joel kanina na walang masyadong harassment dun sa iba nating mga yes. Resupply missions, ang critical for us is yung BRP Sierra Madre, number one, yung Ayungin, no? So, umaasa tayo na sa mga susunod na resupply missions natin ay hindi na magiging magulo, no? Mm-hmm. And sa Bahod na Masinloc din kasi medyo nalagay tayo sa alanganin yung mga BFAR vessels na bibigay lamang, nagdala lang namang ng langis at ng pagkain sa mga fishermen natin ay hinaras din. So, umaasa tayo na ngayon 2024, magkakaroon ng mas maayos na resupply missions ang ating Coast Guard at Navy. Pero okay. Dahil mainit sa Ayungin, ADG, mas mapapadalas ba yung joint patrol? Oo nga, nadadalangan kami doon eh. Parang matumal yung joint patrol na yun. Baka mas kailangan yun, oo. Can we not compel yung ating mga partners dyan, gaya ng Amerika, na mas madalas yung joint patrol at the same time kung tayo magdadala ng resupply doon, Weng, ba pwedeng joint patrol na yun? Mm-mm. Well, isa rin po yan sa mga pinag-aaralan natin pero yun pong nangyaring joint patrol some 2 weeks ago na napakaganda dahil for the first time hindi lamang regular na barko ang ipinadala ng US ngunit aircraft carrier group, no? Mm-mm. Apat na barko po 'yon, yung isa aircraft carrier pa, no. So this sends a very strong signal to China, no, na marami tayong kakampi. At hindi lamang 'yan, meron ding mga joint patrols na mangyayari in the future kasama din natin yung iba pang mga bansa gaya ng Japan, no, mm-hmm. most probably Australia na nagpapakita rin ng suporta ng ating bansa. So wag po kayong mag-alala, there will be future joint patrols together with our allies sa West Philippine Sea. Panalangin po namin yung pong aircraft carrier ng US ma-discaril po doon at palitan na po yung Sierra Madre doon, hindi na makaalis. Ayun na ako mismo. Ano ganda na, ng panalangin mo, Joel. Nananalangin talaga ako. May hihabol lang ako kay Yusek. Sir, balikan ko lang kasi naputo lang yung line of thought ko kanina. Kung tayo strategic victory na doon labas sa laban natin sa rebelding komunista. Mas malaki na ba yung pagkakataon para magtagumpay ang peace talks? Mapapasunod na ba natin sila sa gusto natin considering na weakened, mahina na ang pwersa nila? Well, kumbaga meron na tayong position of strength. Correct, na may leverage sa tayo. Actually, tama po kayo. No? I think the Philippine government is in a better position to demand from them. Kasi may leverage tayo ngayon, no? At pansin naman ng ating mga kababayan na obviously talagang panalo na tayo, no. Dami kong mga kaibigan nagpupunta na sa Quezon, no. Nagpupunta sa Bondoc Peninsula, dati NPA infested area. Correct. Peninsula. Totoo po 'yan. Ngayon makikita mo sa Facebook nasa beach sila, no. So yung ating bansa po, no, we are now
nakamit na natin at we are enjoying the fruits of the victory of government laban sa mga komunista. Ngunit noon po kasing December 26, nagpalabas sila ng anniversary statement, no? At naglabas sila ng rectification, nag-declare sila ng rectification movement. At doon sa rectification movement, no, yung title nga nitong 29-page document, binasa ko ito eh. Mm-mm. Rectify errors, strengthen the party, unite and lead the broad masses of the Filipino people in fighting the U.S. Marcos regime, advance the People's Democratic Revolution. Nung binasa ko po ito, parang walang pagbabago, no? Ina-expect ko doon sa kanilang statement ay sasabihin nila na, you know, kailangan na tayo makipag-ayos sa pamahalaan. Let's prepare for the transformation of the CPP-NPA and end the armed struggle. Kasi yun po yung nakalagay sa Oslo Joint Communique. Yes, so I was expecting kung ano yung mga nakasulat doon, eh masusulat dito sa ano sa anniversary statement nila. Pero yung sa anniversary statement nila, eh nagmamatigas sila, no? And nagtawag pa sila ng rectification movement. So nakakabahala lang po ito, no? And kaya we sounded the alarm na parang inconsistent yung position ng CPP-NPA-NDF. Mm-hmm. Sa kabilang sa kabilang dako, yung kanilang political arm, the NDF, is talking about peace talks with the government. Tapos ito namang kanilang arm wing at yung Central Committee is talking about ano, regaining the lost, regaining the mass base, mm-hmm. Alam mo na, yung mga umatake sa gobyerno. So dito lang po kami nababahala and I think we have to approach this situation with a discerning eye. Oh, ano indikasyon nun para sa inyo? Anong klase ng pakikipag-negotiate po yon? Well, ever since naman po kasi, we have always doubted the sincerity of the CPP-NPA-NDF, no? Kumpara natin sa peace talks sa ating mga Muslim secessionist movement, mm-mm. very successful tayo with them kasi may sincerity on the part of the MILF, with the MNLF, no? Meron tayong mga final peace agreements na pinirmahan, kaya tayo may bar sa Moro Organic Law. Pero po dito sa mga komunista, since 1987, nung nagkaroon tayo ng peace talks with them, lagi nang kukulaps, no? Because of lack of sincerity. So, although madami po sa amin na skeptical, we are, of course, hopeful and open and optimistic. Ngunit, sa tingin po namin, kung sakasakaling na mag-collapse itong peace talks na ito, hindi na po ito problema ng pamahalaan. This is now the fault of the CPP-NPA-NDF. Kasi nga, we already extended a... diba the hand of peace, tapos imbis na i-reciprocate nila eh naglabas pa sila ng ganitong klaseng statement. So kung magko-collapse man ang peace talks or exploratory talks, it will not be the fault of government, it will be the fault of the CPP-NPA-NDF. Okay. All right, ADG, thank you ma'am. Salamat po sa oras, sir. Morning. Maraming po sa lahat. Mabuhay po kayo. Si Assistant Director General, National Security Council, Jonathan Malaya. Bottom line, Weng, ano, at the end of the day, kinakailangan ano, ayusin natin yung buhay ng ating mga kababayan sa Nayon. Totoo. Kasi kung hindi mo maayos yan, eh, volatile silang ma-recruit ng mga NPA. Eh. Totoo. Mm-mm. Para siyempre, papangako niya ng ano, ang maayos na pamumuhay. Kung maayos ang pamumuhay po nila, batay doon sa mga social services na binibigay ng pamahalaan, eh wala akong sasali dyan. Totoo naman yun. Yun naman talaga ang root cause. Yun ang root cause. Diba? Kahirapan po sa kanayunan. Kaya marami ang madaling ma-recruit na ganitong klase armadong grupo dahil nga napapangakuan na bibigyan mo pa ng armas. So parang empowering sa kanila yun. Kaya lang, hindi rin po nabibigyan ng magandang buhay kapalit ng armas. Ang nangyayari, pwede kang magbuwis ng buhay mo dahil sa isang paniniwalang sumampa ka lang na hindi mo naman pala paniniwala. Tsaka yung ano, yung syempre yung mga alleged human rights violations ng mga militar. No? Yan ang dapat natin bantayan. Ang oras natin mga kapuso, alas 8:21, may mga reports na tayo, text messages na tatanggap dito. Ang traffic po sa NLEX ay nasa Bukawi na. Kung di nyo pa ho nababatid, meron pong aksidenteng nangyari po dyan. Tatlong kotse po ang nagkarambola. Meron daw pong patay, no? Sa aksidenteng yan. At nakapaglikha ng volume, Weng.
Pero alas stress pa lang daw po na madaling araw na ayos na po yung ano, yung na-clear na. Pero syempre, bakit ang laki naman? Ayun nga eh. Medyo, diba? Tsaka, baka pwede natin balikan sa Robin. Na, alas 8 na. Ano pa rin ba? Volume pa rin ba yan? Correct, oo. Syempre, luwasan din po ng mga tao ngayon. Galing po sa probinsya, papuntang Metro Manila. At hindi lang NLEX Weng, SLEX. Sinasabi rito, Manila, sobrang traffic. Manila, expressway yan ah. Sobrang traffic din daw po ng Bikutan exit ng SLEX. Pinaglalaroan daw sila ng mga Skyway Enforcer. Mm-hmm. Sobrang tagal na nilang nakahinto. Si Junjun Reyes ng Paranaque nag-text. Sige, just keep on texting, no? Monday rush. Parang hindi ko... Lunes. Expressway. Lunes. Ikaw naman, no? Expressway. Kaya nga nagtayo sila... I'm being sarcastic. Weng, nagtayo sila ng Skyway dahil ang expressway hindi na kayang maging express. So yung Skyway, super express super dapat dyan. Super expressway. Malapit ka na sa langit noon, dapat mahaba, mabilis na biyay mo. Ang oras natin, mga kapusa, Los 8.22. Radyo na. TV Cortesia pa. Na. Disiplina pa. Walang kinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Superadyo EZ-BB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Superadyo EZ-BB. Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo Del Prado sa Superadyo EZ-BB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Pango na! Bayan! Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide! Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Arnold Clavio at Connie Ciso sa One-on-One. Walang personala. Pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Superadyo EZ-BB. Prime Time! Agrikultura, ang sandigan ng pagong Pilipinas. Lalong pinatatag ng mga benepisyong hatid ng RCEP at CPEM. Mechanized farming na, malaki pa ang credit assistance. Siguradong mataas ang ani at pita. Dahil may sapat na supply ng biling mais, mas malaki ang ani kada hektarya. Ramdam ang pagbabago. Masagganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, tungo sa bagong Pilipinas. Watching Double B TV on GTV. May mga truck na pinadala ang Bingget para please madala yung vegetables dito sa Metro Manila. So magandang direction yun. Pero ang problema talaga, marami talagang gulay niya.
kailangan natin mag-establish ng more cold storage, no? Para at least ma-accommodate itong mga magsasaka natin, para at least tatagal yung mga gulay na. All right, mayang-mayang konti, makakausap po natin LTFRB Chairman Chofi Laguadis III. Kaugnay pa rin po nitong issue tungkol po sa ano, sa PUV modernization, mga kapuso. Pero ito muna, DCWB bagong-bagong balita. New People's Army, meron na lamang 14 na weekend o huminang active guerrilla fronts ayon po sa National Security Council. Top 9 most wanted persons sa Region 12 na may kasong panggagahasa arestado. Mga expired na gamot, nako. Talamak ang DOH dito, Weng, no? Nadiskubre po sa tanggapan naman ng Rural Health Unit dyan po sa Bacacay, Albay. China matagal na tinatarget ang Ayungan Shoal dahil malapit ito sa Rectobank na sinasabing mayaman sa langis ayon sa National Security Council. 8 suspects sa illegal na pangingisda na aresto ng Philippine Coast Guard dyan sa Romblon. 3 sasakyan nagbangga sa North Luzon Expressway o NLEX kaninang madaling araw. Yan mga kapuso ang mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan ng Super Radio DZBB. Mga reports muna. Pagtugon sa epekto ng El Nino sa ekonomiya, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye Tuesday New. Pinababantayang maigi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibleng maging epekto ng El Nino sa ekonomiya ng bansa. Sinabi ng Pangulo na nananatili kasi ang banta ng El Nino hanggang sa second quarter ng taon. Mahalagaan niyang makontra ang epekto nito sa pamamagitan ng mga napapanahon at targeted interventions upang hindi sumirit ang presyo ng pagkain dahil sa kakulangan ng produksyon. Kaya kailangan anyang matutukan ng mga paraan para mapalago ang produksyon ng pagkain upang makamit ang layuning food security. Paliwanag pa ng Pangulo, pagkain ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation. Bagaman maganda na anya ang tinatakbo na ekonomiya, hindi pa rin dapat magpakakampante dahil mayroon pang mga hamon na maaari anyang magpabagal o posibleng maging dahilan ng pagkasira ng positibong pagtaya sa ekonomiya ng bansa. Kabilang anya rito ang lumalalang tensyon sa politika sa ibang bansa na maaari anyang makaapekto sa pandaigdigang kalakalan, magpahirap sa global financing at magudyok ng fuel at food shock na maaaring magdulot na naman ng pagbilis ng inflation. Ayon sa Pangulang hamon ngayon sa lahat, ay hindi lamang palaguin ang ekonomiya, kundi tiyakin na ang paglagong ito'y mararamdaman ng publiko sa lahat ng panig ng lipunan, lalo na sa larangan ng infrastruktura, healthcare systems, at educational system. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Taxi sa WB! Ito, Weng, oh, reporting Bikutan West Service Road traffic. Skyway enforcers ay only let go of traffic from all sides except West Service Road, Bikutan. Skyway enforcers are really making our lives terrible. Yun ang sabi nitong texter natin. Pakitawagan naman ng attention sila. Kasi ang isang kilometro daw, almost 2 hours. O yan, dami malilate na mga empleyado, mga negosyo, mga delivery. Ano ba nangyayari dyan? Ngayong umagang ito. Parang ano yata yan yung lang. Wala namang aksidente doon, di ba? Sa SLEX. Walang aksidente. Oh. Ang problema lang daw, masyado raw discriminated sila doon. Dahil yung mga Skyway Enforcer, hindi sila masyadong pinapalagpas. No? Sige, baka may pwede tayong makausap si Julius Corpus, tagapagsalita ng SLEX. Ay ating tawagan, mga everyday daw natin, tawing. Correct. Everyday, ha? Toll Regulatory Board, si Julius baka Corpus. Baka pwedeng, kasi marami ding, ang population din sa area na yan, marami. At marami din pong pumapasok sa trabaho dyan sa mga lugar dito sa West Service Road. Alright, okay. Sige. Puntahan muna natin. Nasa linya na natin, mga kapuso. Mm-hmm. Si LTFRB Chairman Teofi Laguadis Jr. Hello, sir. Magandang umaga, si Joel Zubel. Ay po ko si Super Radio DCW, si Weng Salvacion. Kasama po natin. Good morning, sir. Good morning po, Ma'am Weng. Good morning po, Joel. Opo. At sa atin lahat ng mga nakikinig. Alright. Yes, sir. By Weng. February 1, meron pong humihirit eh. Baka daw po pwedeng suspindihin muna. Kasi baka po naman magkaroon tayo ng malaking problema sa transportasyon pagpasok po ng February 1, kung saan 50% ng masasakyan sa Metro Manila hindi nakapag-consolidate at may tuturing na raw pong kolorum, Chairman.
Unang-una po, yung guideline po natin ay final na po. Mm-hmm. At this is already the 6th or 7th time ho na mag-extend kami ng deadline. Mm-hmm. From way 2017 ho, ilang deadlines na po yan. The last time around was June of 2023. Noong kaupo ko pa lang ho noon na chairman at ako'y pinakiusapan, ang tanong ko po, ano po bang assurance namin na pag pinagbigyan namin ulit sila ng 3 months or 6 months, would that make any difference? Mm. Kasi po, naka-anim, naka-pitong extension na po kami. Number 2 po, yung kinatatakutan or yung pinapangambahan po natin na 50% po ng mga sasakyan sa Metro Manila ay hindi nag-consolidate, ay palagay ko po may problema po sa datos na yon. Mm-hmm. Kasi po nung binaybay ho namin yung records ng LTFRB, of the 48,000 po na original baseline nito 3 years ago, napansin ho namin na in 2023, kalahati noon hindi na po nagparehistro sa LTO. Ibig sabihin po noon, may bitbit ka na prangkisa pero hindi ka na bumabiyahe. Of the 23,000 remaining po na nandiyan po sa daan na bumabiyahe, about 21,000 po rin ay nag-consolidate. So in fact, kung ang pagbabasihan po natin ng consolidation ay yung actual na jeepney na bumabiyahe sa Metro Manila, we have a more than 90% consolidation rate po. So iyan po ang actual na datos namin. Datos po yan ng mga actual na jeepney na bumabiyahe. So hindi ho kami nangangamba na magkakaroon po ng tinatawag nilang shortage sa sasakyan. At Weng, ang alam ko po sa mga areas na po yan, hindi lang naman kasi jeepney ang tumatakbo dyan. Opo. May mga bus, may mga tricycle po na tumatakbo, may mga TNVS. So hindi po kakulangan ng sasakyan ang magiging issue po niyan pagdating po ng February 1. Mm-hmm. Okay, meron pong bahagi ang PUV modernization na kapuri-puri, Weng. Kasi siyempre ang gusto natin pangalagaan dito yung ating hangin, ating kalikasan. Mm-hmm. Dahil nga doon sa masamang emission o nilalabas ng mga usok mm-mm. na mga dispalinghadong mga PUV, mm-mm. Isa sa mga hakbang po ito, itong PUV modernization. Pero yung isang bahagi din po ng PUV modernization, yung pong consolidation, ang lubos nilang tinututulan. Eh, no? Kasi ako, kung tatanungin mo ako, Weng, I own the franchise, may individual franchise ako, pero dito sa consolidation, parang ano ba ang gagawin ko doon sa unit ko? Ibibigay ko ba ito sa kooperatiba? Ano, parang isinusuko ko na ba ito? Siguro isa sa mga dahilan kung bakit nagdadalawang isip sila to consolidate. Bakit po ba may pangangailangan na i-consolidate po natin sila? Maliban po doon sa kinakailangan po lang nilang maging compliant, mm-mm. diba? Compliant, ano, Euro 4 dapat yes. ang engine. Mm-hmm. At dapat maayos yung sasakyan, yung jeep, maganda, malinis. Mm-hmm. Pero yung consolidation, yun ang gusto nilang malaman. Bakit ba kinakailangan gawin po yan? Hey, Joel Weng. Yung sa punto ng Clean Energy Act ay isa lang po yun sa mga maraming bagay. Pero kung napansin po natin sa daan, pagka dami-dami pong mga jeepney at naguunahan po yan, and then kung minsan po pag yung isang tao ay naka-boundary na, hindi na po siya bumabiyahe sa bandang hapon, so napapansin po natin na nawawala naman ng sasakyan sa hapon. Mm-hmm. Ang purpose po nito is para po iayos po natin yung sistema. May dispatching system. Ibig sabihin po, parang sa mga ibang bansa, ang jeep po lalakad lang yan pag sufficiente na po yung pasahero niya, dire-diretso na po yan. So hindi po nagkakaroon ng unahan sa daan. Pangalawa po ay we also took into consideration yung mga kalagayan po ng ating mga driver. Isa po sa mga nagiging dahilan ng aksidente ngayon ay itong boundary system. Nag-unahan po sila para makakuha ng boundary. If you have an employer-employee relationship between the cooperative at saka po yung mga empleyado, hindi po yan mag-uunahan dahil may fixed na po ang sweldo ng mga yan. Bukod pa sa mga social benefits like SSS na binibigay po yan at saka PhilHealth, something na wala po ngayon sa boundary system. Mm-hmm. And ang pangatlo po na dahilan po niyan ay para naman po may ayos yung mga sasakyan natin.
marami po sa mga sasakyan natin ngayon ay hindi na po ayon sa safety standards. Para naman po gumanda yung mga sasakyan, maging komportable yung mga mananakay po, ay kailangan po natin ng isang sistema po at ang isang kooperatiba lang ang pwedeng gumawa nito. Kasi po ma'am, pag individual ho ang mag-undertake nito sa laki po, probably ho ng investment dito, hindi po kakayanin. Pero pag kooperatiba to, mas madali po silang pahiramin ng bangko. Okay, bago natin iwanan yung kasi consolidation. Kung individual, oh, yeah, hindi ka basta makakahiram sa bangko, yun ba yung chairman? Para magkaroon ka ng modernized jeep. Mahihirapan po dahil normally in a modernized system po, we usually require po ang may fleet management na tinatawag dyan. Kasi nga ho, hindi pwedeng pa isa-isang biyahin yan para hindi ho nag-uunahan sa daan. Para ho mga bus, dinidispatch po yan at a given time para ma-maximize po yung kita ng driver at saka ng kooperatiba po. Okay. Now, no single individual can handle a 15 fleet kahit yung sinasabi natin na 10 sasakyan at this time. So normally po, ini-encourage po namin silang mag-kooperatiba, magka-isa-isa po at saka hindi po nila sinusurrender yung kanilang prangkisa dahil sila rin po yung miyembro ng kooperatiba. Sila rin po ang mag-i-elect ng kanilang mga pinuno sa kooperatibang yan. Okay, yung mga umiyak na jeepney driver, operator sa hearing ng kamera dahil nagkaroon daw po ng problema dun sa kanilang kinaanibang kooperatiba, maliban po sa nakuha na po yung franchise, nakuha rin daw po yung unit. At sila pa po sinasampahan ng carnapping. Ang binabanggit po nila doon sa hearing, sinubukan daw po ilapit po sa LTFRB, pero sabi daw po ng LTFRB, internal na raw po yan at walang magagawa ang ahensya. Ang tanong po nila, paano daw yung kapakanan at proteksyon ng individual franchise owner at kanilang existing na jeepney sa ganitong kaso kung walang magagawang LTFRB, lalo kung may politikahan daw. At merong mga ganit daw na miyembro sa kooperatibo at korporasyon. Unang-una po, yun ang sinasabing wala pong magagawa ng LTFRB ay pinabubulaan ko po yan at tinawagan ko na po ng attention yung regional director. Meron pong magagawang solusyon ng LTFRB sa mga ganyan. And then, although ang primary government agency po na umaayos po ng ganyan is the Office of the Transport Cooperative. Pag may mga ganyan internal problem po, sila-sila po nag-aaway mismo, mga naging magkakasama, and then eventually po because of business issues, nag-aaway-aaway, pumapasok na po ang gobyerno through the Office of the Transport Cooperative. Sa mga ganitong mga undertakings, so hindi po mawawala, Joel Weng, yung mga posibleng magkaroon ng mga ganyan mga problema. Bagamat sa hearing din na yun, narinig din po natin yung mga success stories po. Ang punto po namin, pag may mga ganyang mga issue, umapasok po ang gobyerno, primarily the Office of the Transport Cooperative at sa secondarily po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa puntong yun po, nagpadala na po ako ng mga investigador sa Region 6 po para alamin talaga kung ano po yung nangyari. Sabay po kami ng the Office of Transport Cooperative para tignan po namin kung saan nagkaroon ng problema at kung ano po yung may tutulong namin doon sa mga super na na-displace po. Paano po yung mga nakapag-consolidate na nakabuo ng kooperatiba or korporasyon and gumagana na yung kanilang organisasyon ngayon, Chairman, pero meron nagre-reklamo ng nalulugi sila, hindi nila nakukuha yung kinakailangan nilang kita para makapagbayad, nalulubog sa utang, humihinto sa operasyon. Saan po pumapasok ang gobyerno sa ganung mga klase ng instances para tulungan na bumangon yung napakaaga pa ay lugi na? Nakikita po namin sa ganyan, kung mismanagement po, dyan po pumapasok ang Office of Transport Cooperative. Pero base po sa mga pag-aaral po namin, kilang isang napakalaking dahilan kaya po nalulugi ang mga yan ay dahil po sa mga paglutaw, paglabas ng mga kulorum ng mga jeepneys. So, 60% po ng kita ng mga jeepneys ngayon ay naagaw nitong mga kulorum. So meron na po kaming pag-uusap ngayon sa LTO at saka sa MMDA
para po iayos po ito at huliin ang mga kolor. But mas madaling huliin po pagdating ng February 1. Oh. Dahil okay, identified namin kaagad yung mga hindi nag-consolidate po sa isang ruta, ma-identify kaagad ng mga chairman at saka ng mga miyembro. So madali namin matatanggal po yung mga kolorum. At lalaki po ang kita ng ating mga super. Ah, so you're saying na kaya nalulugi lang ngayon yung nasa ibang ruta kasi, because may kukompetensya pa na kolorum. Yan po ang pinakamalaking kompetensya ng mga chipmisa ngayon. And, based on studies po, about 50% po ng kita ng mga jeepney na kukuha po ng mga kolorum. Kaya po may mga nalulugi. Although part of it also is fiscal mismanagement po. Yeah, yung punto po ng fiscal mismanagement, papasok po ang OTC riyan para i-re-educate sila. Sa punto po ng kolorum po na kumakain po ng kita nila, papasok po ang LTO at saka MMDA. Of course, with our cooperation po. Okay. Ito na lang. Yung issue tungkol po doon sa unit. Merong binida ng Francisco Motors Wing, yung kanilang Jeep. No? Electronic. Ha? Mm-hmm. 15 minutos po lang i-charge. Ha? Wow. May fast charging capability. Wow. Mm-hmm. At makakatakbo na yung ano, yung jeepney ng ano, ng mahabang kilometro. Ganda. Yung issue tungkol po diyan, ano, half the price daw po ng ano yan, ng modern jeepney binebenta po ngayon sa ano, sa mga pamilyan. May camera pa. Ayun o, ganda. Oh, diba? Tapos yung iconic look, nandiyan pa rin. Ano ba ang consideration ng LTFRB dyan, Chairman? Supportado po namin ang Francisco Motors sa kanilang project na yan. Although ang LTFRB po talaga hindi nag-i-endorse ng kahit na anong unit. Mm-hmm. We have 54 manufacturers nationwide. 60% of that are local manufacturers po. And we leave it all up toon po sa mga kooperatiba kung saan sila kukuha. Pero maganda po itong Francisco Motors because if it is 980,000, pagkatapos ibawas pa ho ninyo yung 230,000 na ibibigay ng gobyerno sa subsidiya. Mabilis ang return of investment. Bawat jeep na bibilin po, may pangtapat ang gobyerno ng 230,000 po. So yung installment po nila niyan, which is roughly about 17,000 monthly, kayang-kaya na humbayaran ng mga operator. So ano yan? So hindi obligado na minibus ang itsura ng modernized jeep mo. Basta nagko-comply dun sa ano, sa specification na kailangan for modern jeep. Alright. So isang huli habol ko na lang, Joel. Chairman, kung sinasabi niyo na 90% sa Metro Manila consolidated na, yung 10% na natitira, ilan po yung actual number na yon? Base po sa aming datos ngayon, ang number 9 is only about mga 4,000 na lang po. 4,000. 4,000 na lang, no? Opo. Pwede ko pong ipadala sa inyo yung datos po. Opo. Sige po. Meron ko kayong subscriber po ninyo para makita po ninyo. Chairman, magti-text ako sa iyo. Opo. Opo. Text namin yung fax machine namin. Joke. Sige, Chairman. Chairman, salamat. Para makuha yung data na yan. Sir, thank you. Salamat po sa inyo. Good luck po. Maraming salamat po at salamat po sa inyong tulong sa LTFRB. Thank you, sir. Attorney Teofilo Guadis III, Chairman, LTFRB, mga kapuso. Oras natin, alas 8.45. Radyo na! TV pa. Portisiana. Disiplina pa. Ano yung hulo niyo po? Pinagsamang nature trip at food adventure? Wait lang, bibi ko. Pwedeng-pwede yan sa DRT Bulacan. Luto na ang ating pinangat na biya at bobondat. Nangingibabaw talaga dito yung sili, tsaka yung luya. Kaya very aromatic siya. Adobong bibi. Didip natin siya dito sa kesong puti. Ibang level ang sarap ng Sabado kasama si Miss Deliciousness. Ang sarap! Pinasarap! Saturday, 8:15 p.m.
Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang mahahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Simultaneous po ito sa iba-ibang region o iba-ibang probinsya po. Uulitin po natin, ay nagsalib na puwersa po ito ng Piston at Manibela at mga ibang sektor na sumusuporta sa atin, pati ng mga estudyante na nagpahayag ng pagsuporta na lalahok sila sa Kilos Protesta. Unang-unang sila ang nag-drive nito para tuloy natin yung Kilos Protesta. At kung sa panig po ng transport, siguro po hindi po bababa ito ng 10,000. Panawagan po natin ay sa Malacañang sa ating Pangulo at sa Supreme Court na sana po ay mapagbigyan at maintindihan natin yung hinaing ng taong bayan, lalo na po ang mga driver, operator at ang mga mananakay po. Sobrang hirap. Kawawa pamilya namin, ma'am. Balik sa bukid. Wala po kayong ano, ma'am. Kung yun ang gusto po talaga nilang mahirap yung mababa, wala talaga. Sa edad po natin na to, mahirap na rin pong mag-apply po sa mga ano po, ma'am, mga private o ano. Pero susubukan din po natin. So yung sa mga alam nilang hindi naman sila pwedeng bumiyahe, karapatan, ikang wala na silang prangkisa, kusa sila dapat hindi na bumiyahe para wala nang pinag-uusapang hulihan. Yun yung pinaka-importante dito, na ikaw mismo alam mo na hindi ka dapat bumiyahe, huwag ka nang bumiyahe para naman hindi tayo magkagulo o magkaroon ng konting mga friksyon. Puntahan natin, mga kapuso, ang mga reports ng ating mga Super Radio reporters. Pangasiwaan ng LRT2, tiniyak ang mas maginhawang biyahe ng mga pasahero matapos po ang rehabilitasyon sa kanilang power rectifier. Yan yata yung tumirik na nakaraang linggo, tama ba? Rectifier. Grabe itong LRT2 na to, ha. Kung di man tamaan ng kidlat, aba, nasisira ang rectifier. Alamin natin ang balita. Nire-rectify ang rectifier. Mark Bacalalad, Mark, pasok! Oo, tama kayo dyan, Joel at Weng. At ngayong araw, inaasahang matatapos yung kanilang 4-day testing at commissioning activity. At inaasahan nga na magpapabilis ito sa biyahe ng mga tren na sana ngayon sapat na power supply sa buong linya ng LRT2 na magre-resulta sa mas magandang takbo ng kanang mga tren. Ito'y ayon sa Light Rail Transit Authority matapos ang rehabilitasyon na para sa LRT2 Rectifier Substations 5 and 6 na nasunog noong 2019. Kaugnay nito, sinabi ng LRTA na mamaya inaasahang tapos na yung kanilang commissioning activity. Bahagi ng testing at commissioning process ay ang pagbaba ng mga tren sa depo tuwing gabi para magsagawa ng maintenance na hindi na isagawa ng LRT2 simula noong 2020. Nabatid ang ito ng proseso ay napakahalaga para matiyak na maayos na gumagana ang bagong nagawang power system. At ang tanan nung Biyernes, pumalya ang power rectifier ng LRT2 dahil para magkaroon ng power problema sa power supply na nakaapekto sa maraming mga pasahero. Ang anyong kapuso, Mark Bacalalad ng GMA, Super Radio DCWB, dapat totoo.
Samantalang LTFRB, pinagpapaliwanag ang transport network na InDrive dahil sa umano'y make an offer scheme, quote-unquote, sa kanilang mga pasahero. Ano yung make an make offer an scheme? Make an offer scheme. Alan Gatos. Pwede bang bayaran kita ng prutas? Pwede ba yun? Paano ba yung offer? hindi, parang ang sa madaling... Para sa madaling salita ay ano, nangungontrata. Ibig sabihin, kunwari, sinabi ko sa iyo na pwede bang 200 pesos yung pamasahe. Eh, pagkatapos sinabi naman ng driver, hindi, 250. Kapag hindi pumayag yung pasahero, ika-cancel yung booking mo nung driver. Mali nga yan. Mali yun. Mali, bawal nga ang kontratahan, di ba? Okay, mga taxi driver, inuhuli nga. Eh pagkatapos ngayon ginawa ng moderno na ginawa pa niyan legal na. No? Oo. InDrive, bago ba 'yung InDrive na 'yan? Bago 'tong InDrive na 'to at pinagpapaliwanag nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang transport network company na InDrive dahil sa reklamo ng pangontrata sa kanilang pasahero. Sa inilabas na Shoko's order ng LTFRB, inaatasan ang RL Soft Corporation na siyang nangangasiwa ng InDrive na magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat tanggalan o kanselahin ang kanilang accreditation. Kaso nito, pinapadalo ng LTFRB ang InDrive sa pagdinig na itinakda sa January 23, 2024, ganap na alauna imedya ng hapon, nagsagawa ng motopropio investigation ng LTFRB matapos na sumulat ang Lawyers for Commuter Safety and Protection. Nakatanggap kasi ng reklamo si Atty. Ariel Linton, ang pangulo ng commuter group na nangungontrata, nagkakaroon ng overcharging at refusal to convey passenger ang mga driver ng InDrive. Animoy bidding umano ang pamasahe sa apps ng InDrive kung saan pipili ka ng driver na may mas mababang pamasahe. Paliwanag pa ni Inton, regulated ng LTFRB ang pamasahe ng mga pampublikong sasakyan gaya ng mga nasa TNC kung saan may plug down rate, fare per kilometer, fare per minute at magiging surge rate. Kapag nag-offer umano sa apps ang pasahero ay magka-counter offer naman ng driver. Kapag tumanggi ang pasahero sa offer ng driver ay kakanselahin ang booking ng pasahero. Naniniwala si Inton na maraming paglabag sa panuntunan ng LTFRB ang InDrive dahil sa pangungontrata sa kanilang mga pasahero. Ako sa Alanggatos ng GMA sa Radyo DCWP, dapat totoo. All right, ang oras natin, las 8:54, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Has no end, so does my love for you. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Tuwing kasama kita, time seems to stop. All I want is you. Sa buhay man o kamatayan, hindi kita iiwan. Di alam ang gagawin habang buhay na ikaw. Ano na ngayon? Ngayong Lunes. Kakampi pala ng sindikato ang tatay niya. At hanggang ngayon, naghahabol pa rin tayo ng ustisya para sa pamilya.
Simula na ng pagbagsak ng mga kaway. Bakit iniimbestigahan niya ang Palanga Massacre? Ilalaglag ka niya? Tayo? Hindi tayo ilalaglag ng anak ko. Ako po si Police Officer Rafael Policarpio. Matagal ko na pong alam ang sinasabing sindikato na nandito sa Pilipinas. Sila po ang Golden Scorpion. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Banggitin lang natin, Weng, na sinisikap natin kunin ang panig po ng InDrive doon po sa kanilang make an offer scheme. Na bawal daw po no, sa panuntunan po ng LTFRB. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong reply na nakukuha sa kanila. Kami po yung nagpadala na mensahe sa inyong Facebook page. Po ay bigyan nyo kami ng inyong panig. Samantala, babati lang tayo kay Ate Pia, retired police general Telio Ngiso, na palaging araw-araw nanonood sa atin sa Double B TV sa Baguio City. Thank you. Syempre, happy anniversary kay Kuya Randy at sa kanyang wife na si Mary Jane. Anniversary nila kahapon. At alam mo, may isang matikas na nag-birthday kahapon. Sino? Si Sir RSA Roman Ang. So, happy birthday. Happy birthday, yes. Boss RSA. Maligayang sa-celebrate ang birthday po ninyo. Mabanggit lang natin, Weng. Yes. Baka pwede natin tawagin ang pansin ng Taytay LGU. Oh, bakit? Kasi may nag-text sa atin dito, mm-hmm, yung 2021 COVID allowance nila na mga health workers doon, hindi pa rin daw nabibigay. Hala? 2021, anong petsa na? 2024 na po. Baka naman pwede ibigay nyo na po yung COVID allowance. At baka hindi lang sa Taytay nangyayari ito, Weng, no? Baka meron pa ilang mga lugar. Kahit nga sa national government, may utang pa sa mga health workers natin. Baka pwede nyo na pong ibigay. Diba? Lalo na sa LGU. Oo. Mas malala sa LGU. Kung anong binibigay ninyo, 20 million na, ano ba yan? Pampirma. Sa PI. Sa bawat distrito. Pwedeng bigay na yung allowance ng mga health workers po natin na matagal na po nilang inihintay. Pinagtrabahuan na po nila yung bigay niya na. Nandiyan na po si Egan. At si Connie Season. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Ray Isabel. Ako naman si Rowena Salvacion. Magandang umaga, mga maharlika. Sa Bagong Pilipinas, ang oras po natin, 45 segundos bago sumapit po alas 9. Radyo na. TV pa. Kortisiya na. Disiplina pa.